na yung nagpakulong sa dalawang katulong, stupid, God, you the pa. That is murder, sir. As simple as that. Stop. Huwag kang ganun sa harap ko, hapo. Kasi paing kita eh. Hindi ka takot dito sa iho di puto. Anong klase yan, sir? Garapalan yan. Bana ng katiwalian. Sige, sundo, laban. Sige, kaibigan. Huwag kang mataan at mga kababaihan. Inyong tingin, sinin niya katuran. Inyong bigat, ipapalitan ng iti sa kanyang kilig. Huwag di mapapakugan yan. Ang ating mga kaibigan, sapatid sa radyo. Araw'y magpukumpleto. Servisyo publiko, tapat sa tao. Yung mga tao mo na nagkulong sa mga katulong, stupid, God, taratat, hindi. Kinatapakutan ng salot sa lingkungan. Ikaw yung amo, hindi mo alam. Ano ka klaseng amo? Taratat, itong piskal na ito. Sir, pinagpilitan niya ipang inquest, siguro binayaran kayo ng mga amo. Umalis ka na dyan. Umalis ka. Ibig sabihin, dalawa ang bobo at gago ron. Police and fiscal. Anong klase yan, sir? Talagang halatang halata, eh, sir. Eh. Kumbaga sa garapalan, eh. Colonel. Yes, sir. Tatanga-tanga yung mga tao mo. Isang magandang Martes na nga po sa inyong lahat, mga kapatid. October 10, welcome po sa isa na namang nagbabaga at maaksyong edisyon ng Palatuntunang Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi. Kami po ang inyong mga certified kapatid. Ako po si Nina Taduran at babati na po sa atin ang ating nag-iisang Mr. Action Man, ang astig pagdating sa public service, ang tunay na tagapagtanggol ng mga inaapi at tanghari ng public service na si Idol Raffy Tulfo. Diyos maray na po ang kanimo, Idol. Mga minamahal naming OFW, sa amang sulo kayo ng mundo, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, magandang madaling araw. Kasi kalat yung ating mga OFW. Mahal po namin kayo. Salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Dito lang po kami para sa inyo. At sa mga local, ibig sabihin sa Pilipinas, magandang hapon po. Yes. Mga kapatid, mabuhay tayo mga Pilipino. Now, gagawa tayo ng survey ngayon. Kasi, itong SWS at iba pang mga survey company, gumagawa ng survey recently. Okay? Maraming mga nagsilabas ng survey. Tayo, gagawa rin tayo ng survey. Okay. Straightforward yung gagawin nating katanungan sa survey. Kasi means, yung a result ng survey sometimes na-influence yan sa estilo ng tanong. Uh-oh. Diba? Depende sa estilo ng tanong, yung result ng survey ay lalabas doon sa gusto mong magiging result. Mm-mm. Tayo, straightforward yung ating katanungan. Okay? Trust rating. Yan kasi ang pinaka-issue ngayon for the past few days, yung issue tungkol sa trust rating ni Pangulong Duterte. So, we'll go literal. Trust meaning tiwala. Wala na pang pasikot-sikot, paikot-ikot na tanong. Straightforward. Kayo po ba ay nagtitiwala pa rin sa ating Pangulo? Yes or no? Clear? Ang simple. Simple. Napaka-simpleng tanong. Pinagkakatiwalaan niyo pa rin ba ang ating Pangulo? Now, pinagkatiwalaan saan? Sa lahat ng aspeto na nangyayari sa ating gobyerno. Sa war on illegal drugs,
sa anti-corruption, sa ekonomiya, sa edukasyon, sa poverty, lahat-lahat na yan. Lahat ng aspeto ng when it comes pamamalakas sa ating gobyerno. So, kayo po ba ay may tiwala pa rin sa ating Pangulo? Yan lang po yung tanong. Straightforward yan. Ito po, hanggang alas 4 po, tatanggap kami ng tawag. Actually, 10 minutes to 4, cut off para itatali na ng ating mga staff. Alright? Isang numero pong gagawin namin tulad ng dati. Gumawa na tayo dito nito. Ilang beses na natin ito ginawa eh. Oo. Sa cellphone po, and then, imomonitor po ng mga tao namin para masiguro hindi po nagdodoble-doble yung mga bumoboto. Kaya nga, ilalagay namin sa computer to. Yung cellphone kasi natin, paplagi sa computer, din makikita yung mga numero na nagdodoble-doble, buburahin natin yun. Hindi makakount yun. Ito na po, 0908-878-8536. Basahin mo nins one more time. Ayan, 0908-878-8536. Baka pwedeng request natin kay Direk sa TV, ilagay natin 0908-878-8536. Direk, okay. Ayan, tina-type na. Nationwide po ang wanted sa radyo. As a matter of fact, hindi lang nationwide, kundi worldwide. Oo. Luzon, besides Mindanao, at kasama yung mga OFW natin sa iba't ibang sulok ng daigdig, pwede ho kayo mag-participate. Minsan lang ho dapat kayo mag-participate. At yung pong viewers at listeners natin, sako po lahat ng class ng lipunan. From A to E, kung ano po A to E. Yan. Pero karamihan po sa mga listeners at viewers at followers po na wanted sa radyo ay CDE. CDE po yan. Pero meron pa rin tayong A at meron pa tayong B. Saan nagagaling yung A at saka B natin? Kung mapapansin nyo po, pag may nagpapabati sa amin, mga doktor, mga dentista, mga negosyante, A yan. Oo. Pag yung mga nagtatrabaho sa mga call centers, mga professionals, consider as B. Mm-mm. Working class, C, D, E. Okay? So covered lahat yan. Oo, lahat. Okay? 0908-878-8536. Ang tanong, one more time, pinagkakatiwalaan nyo pa rin po ba ang ating Pangulo sa kanyang pamamalakad sa ating gobyerno? Very straightforward, walang pasikot-sikot. Kasi yan ang pinaka-hot issue ngayon sa trust rating. Yan ang pinagkakaguluhan, pinagdedebatehan ngayon. Yan ang laman ng ating mga balita. Dito po sa amin, wala hong daya yung ginagawa po naming pag-survey. Sino ba yung in-interview natin last time niya? Is it Pulse Asia or SWS? Mayroon tayong in-interview eh. SWS ba yun? Sorry, sistema ng kanilang pag-survey. I forgot kung SWS or Pulse Asia. But anyway, ang hindi ko makalimutan, nung tatanungin ko siya, kung pwede ba nila masabi sa atin yung sistema nila sa pagsisurvey, sabi secret. Sabi ko, at least give us just a general view. Okay, pupunta kami ng bahay-bahay. Kumakatok daw sila at pag pinayagan sila pumasok, sa isang bahay, 30 minutes daw they spend with members of the household. 30 minutes. Mahaba-haba yun kung 30 minutes. Now, tinalong natin, pwede ba masabi ninyo kung saan mga lugar pinupunta nyo? Secret. Pwede ba makakuha ng kopya ng mga taong napagtanungan ninyo? Secret. Puro secret. Uh-oh. And then, paano namin malalaman kung yung inyong mga tao, inyong mga field representative, ay talagang natrabaho kasi meron doon silang mga field representative sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Paano namin malaman na talaga mapagkakatiwalaan nyo, nagtatrabaho talaga at hindi tamad, pumunta lang sa isang tabi dyan, nagsusoft drinks at pinilapan nila yung form, sila-sila na lang. Mm-mm. Sabi nila, hindi po namin malaman yan. Tiwala system na lang. Oo. So, hindi nila mamomonitor kung talagang nagpunta dun sa... Kung nagpunta at kung yung mga in-interview ay talagang totoong tao, gawa-gawa lang, tiwala system na lang daw. Okay? Yan po yung sabi nung na-survey, nung ma-interview natin. Hindi ko alam kung SWS o Pulse Asia. Pero dito po sa Wante sa Radyo, kayo po, mga listeners at viewers, totoong mga tao, meron kayo mga cellphone, gamit inyong mga cellphone, mag-text po kayo, at yung inyo po mga number, itatago po namin yan, lalagay mo namin sa database namin, in case may magtanong, papakita namin. Ito yung result. Transparent kami rito.
0908-878-8536. Boto na po kayo. Open na po yung cellphone namin. Pero please, wag ho kayo magsumbong. At wag ho kayo magpabati. Ito po ay para sa survey lang. Para sir. Alright? At wag din kayong tumawag kasi may mga tumatawag pag ina-announce natin yung ano, yung number name. Please, wag po kayong tumawag. Wag. Ito po ay survey lamang. Ang tanong, one more time, trust rating po ang pinag-uusapan. Pinagkakatiwalaan niyo pa rin po ba ang pangamalakad ng ating Pangulo sa ating gobyerno? May tiwala pa rin ba kayo sa ating Pangulo? Trust rating. Straightforward question, straightforward answers, yes or no. Period. Okay. At once lang kayo dapat bumoto. Once lang. Kasi once pa, pag bumoto kayo ng dalawang beses, tatlong beses, makikita po namin sa computer yan, tatlong tao po namin nakatutok dyan, buburahin yan. Alright? Then, at the end of the show, sasabihin po namin result. Alright? Tingnan natin kung magkapareho ba yung result natin sa result ng SWS. Okay? Sige. Sige. Okay. Okay, at umpisahan po muna natin yung ating sumbong at aksyot at may mga bisita po tayo ngayon. Si Noemi Potestades, Marian Ramirez at Rosel Basinang. At kaya po sila andito para makuha yung kanilang mga dokumento at passport dahil hindi daw po sila nakaalis dahil wala naman palang kontrata at na-expired na lang yung kanilang mga visa. Okay, sige. Si Ma'am Noemi, Ma'am Marian at Ma'am Rosel. Mabilis lang ito. Madali lang ito. Gusto lang makuha yung kanilang passport at iba pang dokumento. Sige. Bakit ayaw nyo na po tumuloy? Matanong ko lang po muna. Kasi po, sir, na nakabalita po kami sa mga kasamahan namin mga nauna sa Saudi. Opo. Ang ginagawa po nila sa mga ibang nauna sa amin, nagiging DH po, hindi po cleaner. At saka kinukuha po yung mga cellphone. Naiiwan sila sa accommodation, wala po silang cellphone na gagamit. Embargo, which is bawal po yan. Dapat hindi in-embargo yung mga cellphone. Maging yung mga passport. Opo. So dahil po dyan, umaayo na kayo. Opo. Pero ayaw pumayag nito agency. Gusto nyo pong kuha yung passport? Gusto pang i-restamp yung visa po. Ano po? Gusto pa po nilang i-restamp yung visa kahit ayaw na po namin. Ano ibig sabihin po i-restamp? Kasi po, expired na ang visa. Tapos gusto pa nilang i-restamp ulit para hindi na kami maka-back out. Ah, parang i-renew. Opo. Okay. Sige. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Grace Gayumali, Operations Manager na ang MRC Promotions and Management Inc. Ma'am Grace. Good afternoon po, Ma'am Grace. Ma'am Grace? Miss Gayumali, Operations Manager ng MRC. Ma'am, yung pong mga passport nila, gusto na po nila makuha at mga dokumento nila? Sir, itong wala sila, naman pong problema. Miss Marian, nakukunin nila yung passport nila. Walang problema? Opo. Ma'am, hindi po kita marinig, ma'am. Pakilakasan po. Sorry po, ma'am. Ano po, ma'am? Malakas na po ng boses ko, sir. Opo, sige po. Wala pong problema, nakukunin nila yung passport nila, sir. Wala pong problema doon. But ah, okay. We have that, may proseso po tayo kapag they will be backing out. We have to cancel their visas na naka-stamp sa passport nila for us to replace them to another worker. Ma'am, ang gagawin nyo lang po, punitin nyo lang po yung visa. As simple as that. Punitin nyo lang po. Punitin nyo lang po yung page na may visa. Bakit to? Hindi ba pwede gawin nyo? Ang passport po punitin po namin? Hindi po yung passport, yung visa po. Sir, naka-stamp na po sa passport nila ang visa. Okay. Pero, okay. pero ma'am, expired na raw. Sige, naka-stamp na. Expired na raw po yun. Okay po. So, pero po, ika-cancel pa po namin iyon sa embassy. Ma'am, no. No, ma'am. Don't make me an ignorant person. Pag expired na po, ma'am. Ma'am, no. Tawagan mo yung POA, Odette and Carol. Ma'am, pag ang visa ay kanselado, na expired na, hindi na po magagamit yan ng kahit sino at hindi na po mai-transfer yan kahit kanino. Paso na po yan. Useless na po yan. Hindi po, sir. Hindi po. No. Ma'am, mali kayo dyan. Mali kayo dyan. Pag expired na po yung visa, useless. Hindi na po magagamit yan, ma'am. Magamit po yan kasi ang mother visa hindi pa po expired. Ma'am, kasasabi nyo lang po sa amin, expired na po ng October 4 ang visa namin. Ang sabi nyo, re-re-stamp pagdating ng kontrata. Pagdating ng kontrata. Oh, wag niyo na po i-re-stamp. Hindi, sige po. Kung hindi naman i-re-stamp,
ipapakancel po namin yung visa na nasa kaisipan. Expired na nga po. Bakit? Na? You don't have to cancel it dahil expired na po yun. Kasi transfer po namin yung sa ibang worker. Ma'am, mag-apply kayo ng panibago sa inyong iba pang workers dahil... Sir, papuntayin niyo po sila rito para ma... Ma'am, eto ma'am, tinatawagan na po namin yung POEA para magkaalamanan. Hello, ma'am? Hello po? Tawagan niyo ulit si Miss Grace. Hello, Miss Gayumali. Okay. Kita mo, corner na siya eh. Opo. Tama kasi mali talaga po, sir. Laging umiiyak po yung mga kasama namin doon sa accommodation po sa Saudi. Ay, paimbestigahan natin ito. Lagi pong walang assurance. Ay, ma'am, wala pa pong assurance kung kailan darating. Laging ganun po yung sinasabi. Opo. Meron po kayong mga kasamahan na nauna na opo, sa Saudi. Opo, nandun na po sa Mangyak-ngyak sila ngayon. Opo, walang dahil cellphone. Walang cellphone sila. Gusto pinipilit na gawing DH. Nakatambay lang po sila sa accommodation. Tapos yung 300 na pera na sa na allowance, pagkain lang po ang binibigay. Oh, Miss Grace? Miss Grace? Okay. Ayaw nang sumagot. Natatakot na. Ganyan nga po, nanginginig na. Huwag ho kayo maglala. Kahit hindi natin sila makausap, direkta naman po tayo sa POEA. Kapag yung POEA na po ang tutulong sa atin, no choice po sila. Kung hindi, gawin ho yung nararapat, which is ibalik po yung mga passport nyo. Kasi po, yung passport ay dokumento nyo po yan, hindi ho pag-aari ngayon. Okay. Siyempre, yung POEA ko contact na sa DFA. Wala ho sila magagawa, promise. Okay. Opo. Anyway, mas... Sige, one more time. Miss Grace Gayumali? Ayaw na. See? Kasi pupunta po sana kami ngayon dun sa agency. Hindi ho. Dadaan ho muna tayo sa POA. Huwag ho kayong dumiretso dun. Paikot-ikutin lang po kayo dun. Masasayang lang po yung pamasahin nyo. Masasayang lang po yung oras nyo. Ang sabi, bibigay sa amin yung passport namin. Lahat ng dokumento. Bayaran namin ang visa. Yun! Ang kaso... Natumbok nyo. Yun po ang dahilan kung bakit sila nagdilidali kasi gusto nilang kayong perahan. Opo. Hingan muna kayo ng pera bago nila i-release yung pasona na passport na visa na nasa passport nyo. Kahit expired na po, babayaran pa namin. Hindi na. Ba't nyo babayaran yun? Hindi nyo nang magagamit yun. Buti sana kung hindi pa expired yun kasi there's that possibility na pwede kayo lumipat sa ibang agency at gagamitin nyo doon. Pero kung expired na yun, wala na kayong pakinabang doon. So ba't nyo pa babayaran? Di ba? Kahit na sabihin natin gumasto sila doon, pero the fact na paso na, useless na sa inyo yon, wala nang value yun. Di ba? Sige po, makukuha nung po. Yan, ringing na lang po. Nanginginig na. Balita ko. Yan, naihina sa kanilang mga salawal to. Sige, dediretso po tayo kay Attorney Eric Dolete. Siya po yung chief legal ng POA. Sige po, sasamahan po kayo ng isa sa mga reporter namin. Maayos po natin to. Promise. Okay? Sige po, ma'am. Salamat po sa pagpunta niyo. Thank you po. Thank you po. Huwag niyo nang tawagan, Odette. Wala na. Hindi na. Hindi. Huwag natin magsayang ng oras dito kay Grace Gayumali. Sinong gusto niyang lukuhin? Lukuhin yung lelang niya. Yung daw expired na visa, ipapasa daw nila sa ibang worker. Ikaw talaga, Miss Grace Gayumali, kung ikaw ay ignorante, huwag mo kami idamay rin sa wanted sa radyo. Paano mo pa yun magagamit? Expired na nga, useless. Kaya nga, expired eh. Ano ibig sabihin na expired? Wala na, paso na, wala nada. Wala ng kwenta. Wala ng kwenta. Ba't mo pa ipapasa? Eh talaga manluloko kayo dyan sa MRC Promotions. Kundi ba naman kayo mga hinayupak? Okay. One more time, kayo may po gumagawa ng survey ngayon. Sa ngayon lang naka-tune in. 0908-878-8536. Ang tanong po sa survey namin, hanggang bago mag 4 o'clock po ito, 10 minutes before 4, itatali na po namin. Meron pa rin ba kayong tiwala sa ating Pangulo, sa kanyang mga ginagawa ngayon, sa ating gobyerno? Trust rating. Mm-mm. Simple question needs a simple answer na yes or no. Wala nang explanation na wala. Yes or no lang. Wala yun, para madaling ma-tabulate. Yes. Mm-mm. Trust rating eh. Yes. So gawin natin literal. Meron pa ba kayong tiwala sa ating Pangulo? Sa lahat ng aspeto na yan. Sa lahat ng aspeto na kanyang pamalakas sa gobyerno, anti-corruption, sa war on illegal drugs, sa edukasyon, sa poverty. Di ba? Lahat na. Lahat na. Sa healthcare, sa trabaho, lahat na. Oo. Alright? Sagutin niyo po yun sa yes or no lamang. 0908-878-8536.
536. Ito kasi ang pinaka-hot issue ngayon. For the past few days, pati sa Kongreso, nag-away-away na sila tungkol sa dito sa ratings. Oh. Kung totoo ba o hindi. Dito po sa amin, totoo palagi ang aming survey. Never, never pa nagkamali po, hindi sa pagmamayabang ang aming survey. Sa kabilang istasyon pa kami, hindi po kami nagkamali pa. Never. Never na sumablay never. Dito. Kasi laging... po, kasi kami almost transparent. Almost close dun sa... Almost close. Kasi po, dumidiretso kami sa inyo. Mm-mm. Wala na kaming inuutusan pa mga tao na pupunta sa field na yung mga taong yun, di natin malaman kung mapagkatiwalaan ba sila o hindi. I'm not saying na hindi sila mapagkatiwalaan. Kasi nung tanongin natin yung survey company yung last year, paano kung hindi mapagkatiwalaan? Eh, sa kanila na ho yun. Oo. Pag nalaman namin na hindi sila mapagkatiwalaan, sisibaki namin. So dito, wala akong dadaan ng pang mga field rep. Diretso na agad kayo sa aming cellphone. Tatali namin agad yan. Okay? At proud kaming sabing credible dito. Very credible. Very credible. Kaya lang, idol, wag silang tatawag. Yun ang sinasabi natin, nagahang na naman. Kasi wag ho kayong tumawag. Tumatawag. Oo, please. Please, wag ho kayong tumawag. Oo. At wag ho kayong mag, tawag nito? Doble-dobling text. Hindi, mag-text para magpabati. Ah, oo, yung o mag-text babate. Para magsumbong. Kasi yung iba naman mga kababayan natin, please naman, wag na ho kasi matigas ang ulo. Please. Parang awan nyo na. Napakasimple no instruction. Huwag ho kayong tumawag. Kasi pag tumatawag ho kayo, nagahang. Mm-mm. And kapag kayo po ay magte-text para magpabati o dili kayo magsumbong, dagdag oras po yan sa mga nagtatali. Okay? Good. Okay, meron tayong bisita dito si Christian Sumpay. Sino po si Christian? Yung kapatid ng may-ari ng sasakyan at si Erwin Casalawan. Andito sila, idol, para ma-actionan yung kanilang problema sa kanilang sasakyan na binili. Brand new ito, take note, December 2016. Una daw, nasira yung fuel pump. Pangalawa, ang nasira ulit, yung harness na nakakonekta sa fuel pump. Okay, sige. Isang Hyundai Accent 2016 model. Hyundai. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, sir. Magkapatid pala sila. Idol. Alright. 2016, binili nyo sasakyan. So, bago-bago pa ho ito. Fuel pump ang problema. Ano pong sabi ng Hyundai? Sir, una po, nirepair po nila yung unit. Tapos, after a day, nasira ulit. Tapos, after 2 months, nasira po ulit. Elemo na ito. Opo, according to Lemon Law din po. Oo. Mr. J. Martin, Service Manager ng Hyundai Commonwealth. Dito niyo po binili sa dealer na ito. Commonwealth, yes. Magandang yes, hapon po, Sir Martin. Magandang niyo po yung service phone. Sir. Ito kasi ma'am, direct line to po. Sir J. Yes, sir. Oh, si Raffy ito po sa Wantis Radio. Sir J, alam niyo na ho ba itong problema nitong sasakyan ni Mr. Christian Sumpay? Opo. Yes, sir. Magandang hapon po. Opo. Sir, brand new ito nung binili nila, nasira, yes, pinarepair, yes, nasira, yes, ulit, pinarepair, nasira ulit, pinarepair, paulit-ulit na lang po. Mukhang wala nang katapusan yung pagkasira nitong sasakyan. Do sa fuel line. Opo. To admitted din naman sir, yung una po namin pinalitan yung pump. Okay. Kasi po yun po yung nakita namin problema. Okay. Tapos after ilang months sir, nagkaroon po ulit ng problema, nag-stall po siya. Nung chinek namin yung pong harness connecting po do sa pump, yun naman po yung nakita namin may problem. Okay. Okay. So, yung initial na pump na pinalitan namin is kinover po namin ng warranty. Okay. Okay. Ito pong second, sir, kasi po, harness po yung papalitan. Mm. Kasi syempre, sir, hindi naman po common na madali po yung pyesa. Mm. We have to order. Mm. So, dahil po magkakaroon ng delay and nagkaroon na nga po kami ng initial concern before, sir, nagpahiram muna po kami ng loaner vehicle. Okay. For the time being na ginagawa po namin yung sasakyan. Okay. So, hindi ako nagkakamali, sir, according po sa aming customer's relation, last Friday po, na-inform na sila, sir, na napalitan na po namin yung harness. Okay. So, okay na po yung sasakyan. Ready for pickup na. Yes, sir. Ready for pickup na po siya. Aha. Ngayon, sir, hindi lang po sa amin. Kasi, syempre, sir, tumawag po sila sa Asia, Hyundai Asia Resources. Yes, sir. So, what we did, kasi, syempre, sir, ayaw naman po namin kami lang yung mag-check. Yung technical team po ng Hyundai Asia Resources, yes, together with us, sinusupervise po nila yung replacement namin ng part. Okay. Yung pagpapalit po namin ng pyesa. Okay. So in short, sir, ready for pickup na yung sasakyan? Yes, sir. Ready for pickup na po yung unit. Okay. At kaya nga, sir, nagpahiram po kami ng loaner vehicle kasi alam kong medyo magtatagal. Maganda yan. Kaya lang, sir. Maganda kaya lang, sir, dahil hindi naman po kasi ang ine-expect ko, sir, is months eh.
So dahil hindi naman sir na-meet yung month, kaya in-advise na po namin kagad sila. Pero nevertheless sir, inunahan na po namin na if in case po sir matumagal, at least hindi naman po sir agrabyado sa yung customer. Okay, sir, ang tanong, dalawang beses na sira yun, ano? So yung fuel pump na repair, in fairness. Ngayon, sir, yung harness, nireplace po yung fuel pump. Nireplace yung fuel pump. And then yung harness, ngayon po, naayos na. Tama? Pinalitan din po yun. Pinalitan. Yes, sir, pinalitan po. So, ano pong guarantee na hindi na magkakaroon ng another sira for the third time? And what happens kung nangyari nga po yun for the third time, meron namang sira? Sir, ganito po. Siyempre, sir, hindi ko naman po ma-assume kung meron pong masisira. Halimbawa nga, sir. Halimbawa lang po, sir. Sir, sa tingin ko po, sir, hindi na po magiging problem yan. Kasi, sir, yung both concerns po doon sa... Hindi nga, sir. Hindi lang, sir. For example lang, sir. Example lang. Halimbawa, sir, nagkaroon naman po ng sira. So, what's gonna happen next? Ano pong gagawin po ng Hyundai Philippines? Sir, i-refer ko po ulit siya sa warranty. Sir, sige, may sasabihin ko. Sir, Jay. Sir, third time na pong nasira yung sasakyan. Tapos nag-stall po bigla yung vehicle sa highway. Ano pong masasabi nyo naman dun kung biglang nabundol yung sasakyan? Under sir, warranty ganito, na naman ba yung buhay, sir? Kagaya nga po, sir, nung nag-uusap po tayo nung nakaraan. Sir. Third time na pala, hindi po. Opo, third time na po, sir. So first fuel pump. Opo. Tapos, sabi po nung una, fuel pump harness, pinalitan nila. Nandito po yung picture, okay, sir. Okay, and then pangalawa? Pangalawa po, yung bigla din nag-stall sa bahay naman, papaalis pa lang, ano tumigil. Naman? Yun din po, fuel pump harness. Okay. Tapos yung third time, fuel pump harness din po ulit. Okay, so tatlong beses na. Opo. Tapos nung iniwan po namin yung vehicle, pagbalik sa amin, puro gas-gas na. Sila pa po yung galit sa amin na bakit kami nagre-reklamo na ano na bakit may gas-gas. Oh, eh sir, bakit din nyo lang palitan tong unit, sir, ng bago? Sir, I hope you understand, sir, hindi po kasi kami makaka-decide for that. Aba, kasi, sir. Opo. Aba, sir, hindi naman nila kagustuhan na yung sasakyan ay masira. Ngayon, sir, tatlong beses na nasira to, eh wala na pong guarantee na may bibigay kayo na ito hindi masisira for the fourth time. Kung ako po ang may-ari nitong sasakyan na ito, hindi ko na po tatanggapin to. Ibabalibag, sorry sir, sorry for the language sir. Ibabalibag ko na lang po ito sa inyong dealership at magdidemanda na po ako at sasabihin ko, kailangan ko na ng bago kasi wala na akong tiwala. Dahil tama nga naman po itong sila, nag-stall sa highway. Paano sir kung nabangga sila? Paano sir kung namatay sila? Paano kung may nangyari sa kanila doon? O, warranty? Iko-cover yung warranty yung buhay nila? Sir, sabi pa po sa ano ng hari, representative, wala po silang masasay doon sa ano. Lahat po ng nirequest namin is out of the picture daw po. Pati po, kami na po nag-suggest sa kanila mag-loaner vehicle, sir, ha? So, yun pa lang po, doon pa lang, parang poor service na sila. Hindi, kayong nag-suggest, opo, hindi pala sila nag-offer. Opo, pati po lahat ng paglilinis sa bangko na kung ibabalik namin, tulungan na lang kami para man lang maano yung kapatid ko doon sa ano sa bangko. Okay. Kami so, po yung lumalabas sir, na ahente sir. Sir, hindi sir, wala po kaming ano sir Erwin, ito lang ano po. Raffy po, Raffy sir. Po, sir, sorry po. Kaya nga po sir, sabi nga po niya, kausap niya na po sir yung sa Hyundai Asia Resources eh. Kasi sir, sabi ko nga po sir, hindi po makaka-decide right now sir, regarding sa concern. Sir, ang request na lang po natin to ay palitan na lang po ng bago. Sir, kung hindi niyo po kayang palitan ng bago, eh siguro sir, refund na lang yung pera nila or tulad sabi na maibalik to sa bangko na para ma-quits na, eh wala na silang obligasyon kahit kanino. Sir, i-advise ko po yan sir, doon po sa mas mataas po sa amin para po makadecide. Sandali sir, makinig ko kay sir, si Director Ferdinand Mamposte, Director 3, Fair Trade and Enforcement Bureau ng DTI. Magandang hapon po, Director. Director Mamposte, sir. 975. Ano po? Hello. Hello, si Director Mamposte ba ito? Hello, yes. Director, si Raffy Tulfo po ito, Director. Magandang hapon po, Director. Sino ito? Si Raffy Tulfo po, sir, sa Radyo 5. Sir, good afternoon po. Good afternoon. Sir, meron lang po kaming katanungan, ano po. Kasi ito pong aming complainant nandito ngayon, bumili po sila ng Hyundai na sasakyan, brand new. Now, three times na ho, paulit-ulit na nasisira. Wala na hong guarantee na dapat na pagdating ng panahon ay masisira naman to for the fourth time. So parang hindi na po nila gagamit ng maayos kasi palagi nasisira. Ang gusto sana po nila mangyari, tulad po na nangyayari sa mga ibang dealers na inireklamo sa amin dito, mapalitan lang po ng bago siguro yung sasakyan or ma-refund na lang po kanilang pera. Ano po sa palagay niyo, Director? Sir, dahil ang
Fair Trade Enforcement Bureau doon po, talagang hinahawakan natin talaga yung mga complaints ng mga katulad ng naranasan ng ating complaint ng tungkol sa sakyan. Maganda po siguro talagang magkaroon tayo ng hearing, papatawag po natin yung kung sino man yung supplier niya, apo, o kung sino man yung napagbilan niya. Parang ganun, yung kanyang demand, masabi natin doon sa supplier para makonsider naman nila, no? Mm-hmm. Pero kung kayo po tatanungin, kasi po sa experience namin, sir, pag ganito, tulad ng Honda, in fairness, at saka Chevrolet, pumayag po na mapalitan ng bago yung sasakyan na sirain. Siguro naman po, hindi naman pwedeng maging iba ang Hyundai dahil halos pare po yung sitwasyon. Sirain po, hindi nila nagamit ng maayos dahil palagi nila po napupunta sa kasa. Kaya nga po sila bumili ng plan nyo para hindi po magkaroon ng aberya, hindi po magkaroon ng perwisyo at abala sa kanila. Ngayon po naabala sila. Wala na po silang ginawa kundi pumunta sa dealer at iparepair yung sasakyan back and forth. Tama po yung sinabi nyo, sir, no? Na siyempre naman nagbayad ka. Malaki rin ang naiipundan niya dyan para mabili lang yung sakyan. Tapos, hindi naman niya nagagamit. Siyempre, meron po talaga siyang rason para i-file yung kanyang complaint sa Hyundai. Tama po. Okay lang po ba na pwede po natin mahilingan yung ating complainant na makipagtulungan po sa amin para mapatawag po natin kaagad yung kanyang supplier. Para magkaroon tayo ng pag-uusap kagad. Sige, ganun na lang po. Tulad ng ginagawa namin dati, sasamahan po namin dyan. Pero ang pinakapakay ho talaga nila dito at kami rin po, gusto namin ma-push na mapalitan na lang po siguro ng bago. Bago sasakyan ito pong nabili nilang sirain na Hyundai. Ano po, sir? Sige po, dahanin po natin sa usapan yan sa hearing po. Apo. Sige. Direktor, maraming salamat po, Direktor, ha. Mabuhayo kayo, Direktor. Sir. Sir, maraming salamat din po sa pag-inform sa amin ng ganitong mga complaints. Ano po. Salamat po. Thank you po. Sir J. Sir Irene, yes po. Raffy po. Sorry. It's okay, sir. Sir J, so, hindi pa ata kayo nadala sa DTI, no? Hindi nyo pa nadala sa DTI ito? Yes, sir. First time pala. Sige, sasamahan po namin itong mga complaints sa DTI. Patatawag ko kayo sa DTI at doon sa DTI, mag-uusap-usap po kayo. Apo. At ang DTI humamagitan para mabigyan na ho ng tamang solusyon itong problema po ng mga complainant namin. Ano po? Yes, sir. Pero sir, ganito naman po, on my part naman po, i-inform ko rin po, sir, yung aking, yung nataas po sa akin, together with the Harry. Opo. Na yung pong sinasabi po ng customer natin. Para aware din po sila. Paano? I-inform ko rin po sila. Kasi sabi ko nga, siyempre, sir, yung pong decision na to replace o yung demand is more than po dun sa aking authority. Okay, so i-inform ko po, sir, sila, and then siguro po kung sa DTI or what, advice ko na po sila. Opo. Pero kung ako po ang tatanungin, ano, sir, ako po yung dealer, pag mayroong ganitong klaseng problema na paulit-ulit na lang, papalitan ko na lang po yung unit para naman hindi masira yung kumpanya. Di ba? Yes, sir. Dahil siyempre, pag itong isang customer na hindi po naging satisfied at itong problema ay paulit-ulit, sakit sa ulo na sa kanila, then word of mouth, yes, kakalat po ito, masisira po yung Hyundai. Hindi lang po yung dealership ninyo, pwede yung buong Hyundai. Pero kung ito po ay ginawa niyong yung tama at naging very satisfied po sila sa naging outcome sa kanilang inilapit na problema tama sa inyo, tama kakalat po yan na magaling pala itong Hyundai. Kahit na may problema yung kanilang mga sasakyan o nagkaroon kami ng problema sa kanilang sasakyan, pero ang bilis nilang umaksyon. Good shot ninyo, hindi ba, sir? Yes, sir. Tama po kayo. Sige, sir. Salamat po, Sir Jay, ha? Okay, sir. Paano pong sino po ang kukontak? Yung DTI, sir. I-schedule po namin yung yung meeting po sa DTI, kayo po, isang representative po ng inyong dealer o siguro kung sino yung pinakamataas dyan sa inyong sa Hyundai Philippines and then yung DTI at ito pong mga complainant namin. Kami po ang mag-arrange, okay? Okay, sir. Thank you po. Salamat po, Sir Jay, ha? Thank you, sir. Thank you rin po. Magandang hapon po. Ito, main office pala. Si Mr. Mike Velasco. Mr. Velasco, magandang hapon. Sige na. Okay na, cut. Sige, sir. Doon na lang ho tayo lahat sa DTI. Ito po yung tamang departamento kay Director Manposte sa enforcement. So ipatatawag po yung Hyundai Philippines. Tapos kayo, sila, pag-usap-usapin yan. Mabilis lang ho to. Baka wala pa ho itong 2 weeks. Mabigyan ng resolution yung problema. Okay? Okay. Sige, po. Sir. Thank you po, sir. Thank you po. Thank you.
All right, at kami po ay magbabalik pero yung ano ulit hotline natin ay ulitin ko 09088788536 at wag po kayong tatawag dahil nagahang yung phone. Text lang po. Text. Oo at hindi. Doon sa pa-survey natin. Simpleng tanong, simpleng sagot. Kayo ho ba'y nagtitiwala pa rin sa ating Pangulo? Trust ratings ang pinag-uusapan. So base po sa inyong mga sagot, doon ho natin mabibilang before the end of the show kung ilang porsyento pa rin ang nagtitiwala base po doon sa inyong mga text. Okay? Kung ilan, kung abutin ng 1,000, di 1,000, kung 2,000, 2,000. Diba? Simple. So text lang ha, oo at hindi text ang lang. Sagot. Ang isasagot. At ito po, ipapublish po namin sa Raffy Tulfo in Action. Alright? Good. Okay, at kung hanap nyo po ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan, mag-grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe nyo sa Grab. At ng family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa, mi goreng ng Indomie siksik liglig at nag-uumapaw sa sarap. Number one sa puso ng mga OFW, available na po ito sa mga leading supermarkets nationwide. At ng bitter gourd na may sangkap na ampalay extract na napatunayang mabisang lunas sa diabetes, tumutulong din po ito sa pagpapababa ng bad cholesterol level at ng blood pressure. At sa mga kaibigan naman po natin ng mga vendors, maaari na po kayong makabili ng payong. Tumawag lamang sa 0917-562-3333 para po sa karagdagang impormasyon. At mga kumare sa trabaho, mahirap kalaban ng pagod, puyat at stress, lalo na ko kung buong araw kayong kailangan gising at alerto sa paligid mo. Ang sikreto ay ang Robust Energy Capsule. Ito po ay may energy boost formula na mula po sa Turin Ginseng Sodium Ascorbate, vitamins B1, B6 at B12. Wala rin po itong caffeine, kaya safe gamitin at gawa po ito sa ATC Healthcare International Corporation. Mga kapatid, ang organic azaye berry po ay tumutulong naman para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic azaye berry, all natural nutritious premium health drink from the Amazon rainforest of Brazil. Organic azaye berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa mga leading drugstores nationwide. Philippine Standard Time, alas 2:39 ng hapon, may magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang fungi na sabon, kaya kung meron kang nakakairitang tagyawat sa mukha, mag-fungi na sabon na nag-aalis ng baho sa katawan. Sa taglay nito na antibacterial action na pumapatay ng mga mikrobyo up to 86% sa loob ng 24 hours. Kaya kung meron kayong nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa paa at amoy sa genital part para sa mga kababaihan, araw-arawin ang paggamit ng fungi na sabon. For increase, call or text Fungi Hotline 0917-580-9035. Ang fungi na sabon ay mabibili sa mga kilalang butika at supermarket sa inyong mga lugar. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Mga kapatid, si Raffy Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, skin cure, Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol Hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Bakit ang Pilipino, kahit anong bigat ang trabaho, di sumusuko? Para kumita. Para makaahon.
para umasenso. Para sa may tunay na ipinaglalaban, di pwedeng basta-bastang lakas. Kailangan tunay. Kailangan Cobra, ang number one energy drink. May lakas ng vitamin B complex, taurine, ginseng at inositol na tumutulong para tuloy-tuloy ang laban. Para sa pamilya ko. Pag mahalaga ang pinaglalaban, kailangan mo ng lakas na tunay na maaasahan. Coco Martin po, para sa Cobra. Lakas ng Cobra! Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo. Sa mga araw-araw lumalaban, ito ang para sa inyo. Cobra, may laban ka! Maging alert sa news at sa buhay. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Robust Energy Capsule. Para sa extra energy, take Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule ay may Energy Boost formula para sa tuloy-tuloy na lakas buong araw. Caffeine-free ito, kaya no worries na baka di ka makatulog. Robust Energy Capsule, ilabas ang lakas sa abot-kayang halagang 15 pesos SRP per capsule. Radyo 5, 92.3 News FM, Balita, Aksyon, Aksyon, Aksyon News Update. Ang oras 2:41 ng hapon, narito ang mga balitang hatid ng Radyo 5. Nabasura o na-reject ang kumpirmasyon sa pwesto ni Health Secretary Pauline Ubial. Idinaan ng makapangyarihang CA ang desisyon sa pamamagitan ng isang secret voting sa isang executive session. Tatlong beses na nagdaos ng committee hearing ang CA sa nominasyon ni Ubial na umani ng maraming oposisyon sa kanyang kumpirmasyon. Sa Ubial, ang ikalimang cabinet official na inappoint ni Pangulong Rodrigo Duterte na ni-reject ng CA. Sa ibang balita, na-recover ng militar ang ilang bomba at hinihinalang shabu sa kampo ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF sa Datu Angal Mid Timbang, Maguindanao. Na-recover sa kuta ng BIFF ang ISIS flag at ilang material sa paggawa ng improvised explosive device o IED. Nakubkob ng mga elemento ng 19th Infantry Battalion ng kampo ng BIFF pagkaraang makasagupa ang mga ito. Walang nasugatan o nasawi sa panig ng militar sa bakbakan. Philippine Standard Time, 2:42 ng hapon. At yan ang mga balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailan man, kapatid. Higit sa balita, aksyon! 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 News Update! Maging alert sa news at sa buhay. Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Robust Energy Capsule. Para sa extra energy, take Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule ay may Energy Boost formula para sa tuloy-tuloy na lakas buong araw. Caffeine-free ito, kaya no worries na baka di ka makatulog. Robust Energy Capsule, ilabas ang lakas sa abot-kayang halagang 15 pesos SRP per capsule. Tulad namin, iba't iba tayo ng laban sa buhay, kaya di maiwasan ang stress at pagod. Pero may sikreto ako, Robust Energy Capsule, kasabay ng tamang diet at exercise. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito, subukan mo. Manny Pacquiao po, para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule, ilabas ng lakas! Caffeine free ito! Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Ikaw ba ay taxi driver, construction worker, o di kaya ay call center agent? Iba-ibang profesyon, iba-iba din ang laban sa buhay. Kaya hindi talaga maiiwasan ng stress at pagod. Kaya kailangan natin ng lakas. Ang sikreto dito, Robust Energy Capsule. Dahil ang stress, talo yan. Ang pagod, knockout sa atin yan. Ang Robust Energy Capsule ay may Energy Boost formula na mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 na kailangan ng katawan para tuloy lang ang laban. Tiwala tayong lahat dito dahil gawa ito ng ATC Healthcare, ang ating trusted life ally. Robust Energy Capsule, ilabas ang lakas! Yan na si Birthday Boy! Anong handa, Daddy? Yung favorite mo! Classmates! Party time! Daming bisita! No problem! Dishkarte lang with CDO Carne Norte. Mac and cheese, spaghetti, baked mac, pizza pandesal, fries. Ang madishkarte, handa sa kahit anong handaan. CDO Carne Norte, number one na, mas pinasarap at pinamiti pa versus previous formulation. Mas sulit naman sa hog, mas maraming dishkarte. The best ka talaga, han! CDO Carne Norte, sikretong sahog ng madishkarte. Yun ang mga taga-section D! Ha? Mga pre, si Raffy Tulfo to. Magandang balita, merang Robust Extreme. Tama ang narinig nyo, Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan, kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme, super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drug stores nationwide. From ATC Healthcare, no approved therapeutic claims.
Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Dinatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang Family Rubbing Alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Raffy Tulfo po, para sa mga kalalakihang edad 45 pataas, for prostate health, Prostamen! Ang Prostamen na may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng 2 kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen! The natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Buhok na frizzy? Hindi saucy. Buhok na dry? Hindi saucy. Buhok na walang buhay? Hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para posiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Pagsikto. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan! Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng ganat kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! May bagong kasabihan ngayon na ang porma ng cellphone mo ay salamin ng iyong pagkatao. Kaya para huwag matawag na badoy, dito ka na sa Cellboy. Pormang in ka sa cellphone accessories. Big time sa pangalan, pero sa presyong iyong makakayanan. Sa Cellboy, wantusawa ka sa pagpili ng mga modelo at iba't ibang klaseng disenyong cellphone accessories na gusto mo para palagi kang pormang in. Hindi lang yan. Pagdating sa serbisyo, garantisado para kang celebrity kapag ikaw ay kanilang kliyente. Saan ka pa? Siyempre, sa Cellboy, ang hari ng cellphone accessories. Cellboy is our boy. Sa Cellboy, PI ka. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero, lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaayaya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Tulad namin, iba't iba tayo ng laban sa buhay. Kaya di maiwasan ang stress at pagod. Pero may sikreto ako. Robust Energy Capsule, kasabay ng tamang diet at exercise. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drug stores nationwide. Robust Energy Capsule, ilabas ng lakas! Caffeine free ito! Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ikaw ba
ay taxi driver, construction worker, o di kaya ay call center agent? Iba-ibang propesyon, iba-iba din ang laban sa buhay. Kaya hindi talaga maiiwasan ng stress at pagod. Kaya kailangan natin ng lakas. Ang sikreto dito, Robust Energy Capsule. Dahil lang stress, talo yan. Ang pagod, knockout sa atin yan. Ang Robust Energy Capsule ay may Ener Boost formula na mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 na kailangan ng katawan para tuloy lang ang laban. Tiwala tayong lahat dito dahil gawa ito ng ATC Healthcare, ang ating trusted life ally. Robust Energy Capsule. Ilabas ang lakas! Marami nang natulungan sa galing at bisa ng iBerry. Isa na dito si Emma Uy. Siyempre, gawain ng guro. Yung dati-dati, nagsasalamin ka talaga. Lalo na kung gagawa ka ng mga grades, ganyan. Ang iBerry. Protektado ka upang iwasan ang pagkakaroon ng katarata, pterygium, at astigmatism. Pero nung nag-take na talaga ako ng iBerry, sa kudong ko nalaman talaga na, maganda pala talaga ito. Hindi na ako yung sabi mo na kailangan pag sulat ka, suot ka ay glasses. Ngayon, hindi na. Kaya sabi ko, thank you talaga sa iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. For inquiries, dial 0920-585-8415. Take iBerry every day for poor eyesight. Mabibili sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Tulad namin, iba't iba tayo ng laban sa buhay. Kaya di maiwasan ang stress at pagod. Pero may sikreto ako. Robust Energy Capsule, kasabay ng tamang diet at exercise. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mapibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule, ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ikaw ba ay taxi driver, construction worker, o di kaya ay call center agent? Iba-ibang propesyon, iba-iba din ang laban sa buhay. Kaya hindi talaga maiiwasan ng stress at pagod. Kaya kailangan natin ng lakas. Ang sikreto dito, Robust Energy Capsule. Dahil lang stress, talo yan. Ang pagod, knockout sa atin yan. Ang Robust Energy Capsule ay may Ener Boost formula na mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 na kailangan ng katawan para tuloy lang ang laban. Tiwala tayong lahat dito dahil gawa ito ng ATC Healthcare, ang ating trusted life ally. Robust Energy Capsule. Ilabas ang lakas! Bagot ka na ba sa traffic? Eh, sa mataas na presyo ng gasolina, kapit lang mga kapatid. Kumapit ka sa Clean Fuel. Dito, garantisado mura na, malinis pa. Hindi lang ito auto LPG, may diesel at gasoline din. Premium 95 octane at Euro 4 ito. Kaya siguradong quality. At ang service, the best. Well-trained ang mga staff. May canteen, libreng tulugan at paliguan din. Kaya ikaw at ang auto mo, ipaalagang Clean Fuel muna. Open 24 hours. Clean Fuel, quality fuel for less. Because your health means everything. Drink organic as a yeast. It's not just a drink, it's a lifestyle. Go! Organic as a yeast. If health and beauty is what you seek, healthy purple is what you need. Organic as a yeast. Organic as a yeast. Organic as a yeast. Malagang paalala, ang Organic Acai Berry Premium Blend ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit. Mga pre, si Raffy Tulfo to. Magandang balita, merang Robust Extreme. Tama ang narinig nyo, Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan, kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme, super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drug stores nationwide. From ATC Healthcare, no approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Naintindihan ko sa buhay, di maiwasan ng happy-happy. Inom dito, kain doon, lalo kung ang dahilan ay selebrasyon. At alam kong epekto sa kita dulot ng gout dahil sa sobrang pag-inom at pagkain na mayaman sa purine. Itong purine na ito ang nagpapataas ng uric acid sa ating katawan. Masakit yan! Gouty arthritis ang tawag dyan. Sa isa lang ako nagtitiwala, Urex. Kasama ng tamang diet at regular exercise, nakatutulong ang Urex na may sangkap na bromelain at celery seed. Sa Urex, ramdam kong ginhawa. Para sa diretsyong trabaho at diretsyong selebrasyon, mag-Urex na! Take one capsule after meal. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Urex ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tol,
Ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Pagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan! Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Tulad namin, iba't iba tayo ng laban sa buhay. Kaya di maiwasan ang stress at pagod. Pero may sikreto ako. Rubos Energy Capsule, kasabay ng tamang diet at exercise. Rubos Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Rubos Energy Capsule. Ang Rubos Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Rubos Energy Capsule, ilabas ng lakas! Caffeine free ito! Mahalagang paalala, ang Rubos Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ikaw ba ay taxi driver, construction worker, o di kaya ay call center agent? Iba-ibang profesyon, iba-iba din ang laban sa buhay. Kaya hindi talaga maiiwasan ang stress at pagod. Kaya kailangan natin ng lakas. Ang sikreto dito, Robust Energy Capsule. Dahil ang stress, talo yan. Ang pagod, knockout sa atin yan. Ang Robust Energy Capsule ay may Ener Boost formula na mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 na kailangan ng katawan para tuloy lang ang laban. Tiwala tayong lahat dito dahil gawa ito ng ATC Healthcare, ang ating trusted life ally. Robust Energy Capsule. Ilabas ang lakas! Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa Radyo! Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Alright, we're back at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Cell Boy. Cell Boy is our boy. Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan, at ng Pagoda 1-Minute Keratin with Argan Oil, at ng Wencha Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks, at patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wencha Management sa kanila pong mga kliyente na ang lihiti mo lamang pong Wencha ay matatagpuan sa Wencha Pasay at Wencha Timog. Okay, naghang na po. Alisin mo na direct yung cellphone number kasi wala na, naghang na eh. Yan. Hindi na naman kinaya. Hindi na po kinaya kasi meron talaga matitigas ang ulo. Pagpasensya na po natin sila. Tawag pa rin ang tawag. Oo. Nakiusap na tayo na wag. Pero bago naghang yung phone, umabot po sa 700 eksakto yung pong mga nag-text. Ito na ngayon. Ito na yung result. Hanggang 700 lang po kasi naghang na po eh. Hindi na. Pinatay na po namin yung cellphone kasi tuloy-tuloy yung tawag. Pagkatapos ng isang tawag, isa na naman. Dikit-dikit. So, naghang na. 700 po yung respondents. Ang tanong po natin kanina, straightforward, kasi itong pinaka-hot issue ngayon, Ninsik. Ito yung pinag-uusapan, pinag-aawayan, pinagkakaguluhan ngayon ng bayan. Mula Kongreso hanggang sa mga barbershop, hanggang sa mga balita. Oo, lahat. Talagang yan ang mainit ngayon. Hanggang sa mga political expert, ito yung tinatalakay. Kasi nga, nagpalabas ng survey ang SWS. Sa SWS, I don't care kung anong resulta. Ang pakikialaman na natin, yung resulta natin ngayon. Out of 700 po na respondent. Ang tanong po kasi kanina, sa umpisa ng programa, straightforward. Kasi trust rating ang pinag-usapan. Ito yung pinaka-hot topic ngayon. Oo. Trust rating ng Pangulo. Ang naging tanong po natin kanina, may tiwala pa rin ba kayo sa pamamalakad ni Presidente Rodrigo Duterte? Or tiwala pa rin ba kayo sa ating Pangulo? Straightforward question, straightforward answer ang ibinigay ninyo. Yes or no? Ito na. Sa 700 respondents po, 586 ang nagsabing yes. Oo. Oo. 114 ang nagsabing no. Now, i-convert nyo po yan sa percentage point. Lumilitaw sa out of 700 respondents,
83.71% ang may tiwala pa rin sa Pangulo. Samantalang 16.29% ang wala ng tiwala sa Pangulo. Malaki pa rin ang difference. Mataas, mataas. Hindi ko alam kung anong resulta ng SWS. Pero ito pong resulta ng Wanted sa Radyo na transparent po ito. Ito po ay mula sa mga text ninyo. Kayo po mga listeners at viewers ng Wanted sa Radyo. At open po yan, yung records natin. Mm-hmm. Kung sinong interesado, ibibigay po natin yung listahan ng mga text na hindi po nagka-doble-doble, sinara po ng mga tao natin yan. One more time, sa survey po natin, lumilitaw na 83.71% pa rin ang may tiwala sa ating Pangulo sa survey natin at 16.29% ang wala. And in a span of less than 1 hour lang yan na pa-survey natin. Kasi pwede natin ituloy hanggang sa umabot ng 1,000. Sige, ituloy natin sa FB. Sa FB na lang, sa Raffy Tulfo in Action. Ito, yun. Hindi ito magahang. For sure. Kayang-kaya yan. Sa Raffy Tulfo in Action, itutuloy po natin. Ito po yung survey. Tiwala pa rin ba kayo sa pamamalakad ni Presidente Rodrigo Duterte? Pag oo, heart. Oo, yan. Ang cute nga eh. Diba? Sinong gumawa yung niya? Emoji. Si Ranet. Si Ranet yan. Pag hindi, sad yung face? Angry face. Ayan po. Ayan. Sa sa ano po yan ha? Sa FB ng Raffy Tulfo in Action. Tiwala pa rin ba kayo sa pamamalakad ni Presidente Rodrigo Duterte? Pag oo po, yung heart. Ang ipipindutin ba? Tama ba ako, Jessica? Iki-click lang. Click nyo. Pag hindi, yung angry face. Ayan. O yan, di magahang yan. Yun, kahit, pero isang beses lang boboto rin. Isang beses lang. Isang beses pa rin. At bibilangin pa rin po namin yan. At least dito sa FB, di magahang yan. Oo. Makikita ninyo, no? Makikita nyo yan at transparent yan. Tama. Okay? So, yan, ibuhos nyo na. Yung mga nararamdaman nyo, kung tiwala pa rin kayo. So, one more time, base po sa survey na ginawa po ng Wanted sa Radyo, sa araw na ito, sa 700 po ng mga respondent, pakibalik ulit yung bilang. Yan. 700 po ang tumawag. 586 nagsabing yes, may tiwala pa rin sila. 140 nagsabing no, wala na silang tiwala. I-convert natin sa percentage points. 83.71, yes. At 16.29, no. Percent. At thank you ha, sa mga nag-text. Thank you po sa mga nag-text. Thank you po sa inyo. At sa mga mag-ano naman, boboto sa FB page, thank you rin po. Pero once lang kayo boboto. Okay. Raffy Tulfo in Action. Alright. Yun. Okay. Sige, at punta po tayo dito sa kaso ni Mr. Jeffrey Malio. Pero itong si Mang Lucio Castle, kasi hindi siguro siya makaboto sa Facebook, sabi niya, Idol, yes na yes, lahat ng aspeto at nakahandang magbuwis ng buhay. Wow, itataya niya ang buhay ni Mang Ang hindi Lucio ko Castle. Makalimutan, Nains, ito, paulit-ulit ko na sinasabi ito. Many years ago, sa kabilang istasyon pa tayo, yung sa radio program, namamayagpag yung radio program namin at that time, paano ko po nalaman namamayagpag? At kasi po, yung mga walk-in complainers natin, parang ahas na mula hagdan, paakyat, elevator, di ba, doon sa action center natin, sa kabilang istasyon, yes. Kalakasan natin. So, gumawa tayo ng survey. Gusto natin malaman yung reaction ng taong bayan. Aba, alam nyo po, sikat na survey company yun sa mga pang-media. Ginawa po kaming number 8. Ang number 7, yung isang radio program sa loob ng Cap Aguinaldo. Hindi yung ko makalimutan yun. Lang ang signal sa loob niya. Yung signal niya, limited. Kami at that time, Aramen, sabihin natin, nationwide, yes. Number 8 lang yung programa. Sa galit ko, tinawagan ko yung survey company hanggang sa makumpranta ko. Alam mo sabi nung nag-survey na tao, yung supervisor, alam mo sir, palagi ang kita papakinggan pag sumasakay ako ng taxi. Ikaw nga yung napapakinggan ko palagi. Ikaw nga yung paboritong pakinggan. Yun naman pala eh. Bakit po ako ginawang number 8? Eh sir, meron kasi kami ginawang formula eh. Ginamit. Ayaw. Anong formula yan? Secret. Iba yung line of questioning, iba yung formula ang ginamit. Kaya so ang ginawa ko, binatikos ko, sinabi ko yung sa interview at yung nangyari, aba, the following month, ginawa na tayong number 2. At least number 2 pa rin. Naging makatotohanan na sila. Oo. Di ba? Kaya kung tutuusin, pasintabi sa mga survey company, wala akong tiwala sa inyo. Maliban na lang kung kayo po'y maging transparent, sabihin nyo po yung sistema ng inyong pag-survey, sabihin nyo po kung sino yung mga sinasurvey nyo, saang lugar kayo nagsasurvey. Kasi ever since po talaga, maski na sa mga kakilala ko, mga barkada ko, kamag-anakan ko, ni isa sa kanila hindi pa raw nahagip ng survey. Tsaka nanawagan din tayo nun kung meron sa kanilang natanong na sa In fact, ilang beses na po kami nanawagan, ha, malawak po yung reach ng Wanted sa Radyo, kayo ba ay na-survey na
ng SWS, kayo ba'y naserve ng Pulse Asia? Ni isa po, walang nagsabi yes, naserve na ako ng Pulse Asia o SWS. Wala po talaga. Ever since, paulit-ulit po yan, hindi pa raw sila nahagip ng survey ng SWS o Pulse Asia. So, sino itong sineserve ng Pulse Asia at saka SWS? Sino? Diba? Sino-sino kaya yung mga respondents nila? Kakatok daw sila sa bawat bahay. Maniniwala ka ba? Kakatok ka sa bahay-bahay? At maniniwala ba kayo? Ha? Ikaw, Banis, may kakatok sa'yo. Magsiserve lang kami. We need 30 minutes of your time. Ako, I'll say, fuck you. Fuck off. Busy ako. Ba't ako magpapaservice sa'yo 30 minutes of my time? Yun ang sinasabi kasi ng SWS sa Pulse Asia. Lalo sa mga subdivision. Na tapos sabi niya, AB, pupunta ka sa mga subdivision, pupunta sa Forbes Park, kakatok ka. Eh sa gate pa nga lang, hindi ka napapasukin eh. Sa gate pala ng mga subdivision, hindi ka napapasukin. Mahigpit. Kaya nga, questionable kayo, SWS and Pulse Asia. Questionable talaga kayo. Maliban na lang kung sabihin niyo paano yung sistema ng inyong pagsisurvey, then that's the only time na kayo maging credible. Unless masabi niyo yan, puro secret ang sinasabi niyo sa ngayon, hindi kayo credible. Para sa akin, opinion ko po to, sarili ko opinion. Okay, sige. Okay, tatlo po ang bisita natin ngayon, si Jeffrey Malio, si Florante Malio at Geraldine Sevilla. At andito sila, Idol, para maipagamot ng agency yung kanyang kamay dahil nangyari daw po ang insidente sa oras ng kanyang trabaho. Second degree burn, eto ata. Ah, okay, sunog yung kanyang kamay. Ano pong nangyari? Wow. Pakikwento kay Idol. Sir Jeffrey, magandang hapon. Sir. Magandang hapon, Sir Florante. Tapos kasama na si Ma'am Geraldine. Magkakamag-anak po kayo? Hindi po. Ako po yung kapatid siya, girlfriend. Okay, sige. Ano po nangyari dyan, Sir Jeffrey? Ito po ang ano, totoong nangyari. On duty po ako sa trabaho noon. Okay. Sabi na regular, kung pwede daw pakitulungan ko daw siya kasi meron siyang kakalasing ano. Ano po ang trabaho niyo sa inyong kumpanya? Helper lang po ako ng ano, regular eh. Huwag niyo po nilalang yung helper. Marang isa pong dissenting trabaho ang helper. So wag po natin nalang kasambahay, helper, stibidor. Sabi mo, helper po ako. Sir. Yan. Pag malaki natin trabaho natin. Sige, helper po kayo. Tapos po, sir. Parang meron kaming kakalasing parts noon. Nagpapasuyo na magpatulong. Okay. Tinulungan ko naman ho. Mm-hmm. Tapos nung tinulungan ko siya, may binuksan siya na trade. Parang lock. Binubuksan niya. Habang nabubuksan niya na, bigla na lang pagtanggal, biglang tumapon yung caramel. Ano po yung caramel? Yung ano yun, yung ingredient po yung sa Cloud 9 eh. Kasi ang alam ko, caramel yung sa candy. Okay. So in short, nasunog po kayo niyan. So ano pong pinaka-reklamo? Hindi ko kayo tinutulungan ng kumpanya? Wala akong binibigay sa inyong medical po assistance? Ayun po yung assistance? Ano, yung nangyari kasi yung sa agency is yung nag-exist yung aming ano bills, so yung naging exist nag-exceed sumobra doon po sa ano, dahil nga na-covered siya ng ano ng PhilHealth then value card na sinasabi nila. Okay. So yung 46 ay 39, so para magkaliwanagan dito, ano nangyari po sa oras ng trabaho, tama? Yes po. So regardless kung nag-exceed yung bill, kahit na umabot pa ng milyones yan at kalahati lang yan ang na-cover ng mga health card ninyo, dapat sasagutin niya ng kumpanya. Yun po, wala pong... Ayaw po sagutin ng kumpanya. Kakausapin natin si Mr. Romeo Naga, chairman. Nang IMCO po, cooperative. Nang? IMCO po. IMCO? Opo. Okay. Ano ito? Ako, ikaw, may-ari ng kooperatiba? Ah, IMCO. Ako, ikaw. Okay, magandang pangalan ng kooperatiba nila, no? Sir Romeo, magandang hapon po, Sir Romy. Magandang hapon, no, Sir Raffy. Opo. Sir, andito po yung isa sa mga empleyado ninyo. Lapnos-lapnos po yung kanyang kamay. At ang kanya pong reklamo ay hindi ho siya nabibigyan ng sapat na medical assistance para sa kanya pong sugat. Okay po. Opo. Sir, wag ho kayong tumawa, sir. Eh, seryoso pong usapan natin. Please lang, sir. Hindi, natawa lang ho ako sa sinabi. Hindi siya tinulungan. Sinagot ho namin yung kanyan. Sige po. Ganito po kasi yung nangyari. Sir, patuloy natin. Sige po, Sir Romeo. Sige, tuloy niyo po, sir. Ganto yan, ano. Yung AIM ko ay isang kooperatiba na kami lahat ang may-ari. Okay.
Sabi ko nga sa kanila, hindi ko naman negosyo to, kundi IT cooperative na tulungan yung mga contractual employee na pinasasamantalahan ng agency owner. Okay. Ngayon, kung tayo may-ari, okay, nangyari aksidente, sabi ko sa kanila naman, tawag doon, yung yan ho kasing na-aksidente, ini-enroll namin sa HMO mo o yung health insurance, ay ayaw niya dahil hindi naman doon siya nagkakasakit. Okay. Ngayon, nung ma-aksidente, ganun pa man, sabi ko sa nag-meeting ng board, sabi ko, sagutin na natin at hindi naman niya alam kasi na siguro dala lang ng kala niya, malakas siya, na hindi siya ma-aksidente. Okay. Sinagot ho namin yung hospitalization niya, pati paglabas. Okay. Ngayon, sabi ko nga sa kanila, ay andun pa rin, willing pa rin kami tumulong sa mga kastusi, kung mayroong bibiling mga gamot. Mm. At merong state insurance, updated naman po yung bayad namin sa SSS sa lahat ng government mandated benefits, updated naman po kami. Okay. Sige. Kaya sabi ko sir, sandali sir. Okay, sila naman po sir. Sige, sinong gusto magsalita? Ganito po kasi sir yung nangyari. Nung pumunta si Miss Maui doon sa hospital, nagkaroon po kami ng agreement. So, ang pinaka-bill niya talaga is 39,000. So nag-exceed po siya ng bill. So yung nangyari po doon, galing niyo pa siya sabi exceed. Sumobra. Sumobra po. Sumobra doon sa mga magkano lang ho dapat yung i-cover ng mga health insurance ninyo? Ang kinovered lang po ni Value Care is 55,000. 55,000. Tapos si PhilHealth naman is umabot ng 17,000 yung 55 plus 17. Opo. 55, 65 plus 7. Ang actual bill po kasi sir is 82,000. So, so meron pang sobra na sa card. Magkano? Siguro na balance. 24, ganun. 24. Sa card po. Okay. So pa-exceed na lang po natin. So 24 ang hindi covered ng mga health insurance ninyo. So yung 24,000, Sir Romeo, yun ang gusto nila sanang sagutin ninyo. Sir, meron po. Sasagutin ho namin yan kasi hindi ho na kami nagkaintindihan. Nagagalit ho ako sa staff ko. Wala ka ako akong order. Ang sabi ko sa boyfriend. Sandali. Ma'am, sir, pwede ako na magsalita kaysa papatagalin na natin. Ako pinaiksig ko. Sige po. Ang gusto niyo mangyari, yung hindi sinasagot ng health insurance ninyo, sasagutin niya. Tama? Tama? Hindi nga ma'am, regardless kung anong agreement. Basta, kaya po kayo napunta rito, yung para makompletong bayaran yung mga gastusin at yung mga nagastos niya, i-reimburse kung meron mga nagastos. Tama? Opo. O wag na ako kayo ma'am, ano ka ba? Girlfriend ka lang pala eh. Sorry ma'am, I'm not gonna allow you to speak. Kasi ikaw masyado agresibo kanina kapag makulit eh. Girlfriend ka lang pala. Dapat ako may magsalita dito dapat itong kapatid sa kayong nasugatan. Ma'am, pinaiksi ko lang eh. Diba kaya kayo pumunta rito, wala akong pinapanigan dito. Kaya kayo pumunta rito dahil gusto nyo na masagutin yung gamutan ni Sir Jeffrey from start to finish. At kung meron man siya mga nagastos out of his own pocket, i-reimburse. Tama? Yes. Yun lang naman, di ba? So wala, ano pa, meron ka pang meron gusto? Pa po. Yung ano, yung nag-exist na 39,000 plus 7,000. Ah, salary deduction. Sa amin po pinadeduct. Ah, okay. Sorry, I apologize. Ma'am, sorry po ma'am. Sorry po. I'm sorry ma'am, I'm sorry. Okay. Kasi gusto ko yung mapabilis tayo. Hindi ko naisip yung salary deduction. So Romeo, ma'am, sorry. Okay, sir. Ma'am, ay sir. Teka muna. Yung pong mga naitulong ninyo dito sa pobre, huwag nyo naman ibawas sa kanyang sweldo. Nasugatan na nga ito, tapos ngayon, babawasan okay. Nyo pa yung sweldo okay. Niya. Okay, sir, kangina sinabi ko na kangina. Nagkamali lang yung staff ko, hindi ho ako may order. No? Talagang sagot ho namin yan, wala silang mabayaran. Okay. Yung salary deduction, pinagalita ko lang ho yung staff ko. Okay. Ang nagpapirma pa lang yung staff ko, kaya nga pinagagalitan ko. Ang order ko, sabi ko, ay sagutin yan, kawawa yung tao, sagutin lahat yung hospitalization. Kaya nga... At saka sir, yan, hindi salary deduction, hindi mababawasan yung kanyang sweldo. Yan i-assure ko sa inyo, hindi salary deduction. Wala akong babayaran. Nabawasan na ba? Hindi, kasi wala pa po yung sweldo nila. Okay. 15 pa. So, yung sweldo po, hindi babawasan? I-assure ko sa inyo, Sir Raffy.
Okay. Walang babawasan diyan. Okay na sa inyo? Hindi na babawasan? Ma'am, hindi ko na alam, ma'am, kung anong gagawin ko sa inyo. Ma'am, naintindihan ko katuyan mo. Ako po, ma'am, napipiko na sa inyo. Sorry po, ma'am, talaga. Ma'am, salamat po. Nasabi niyo sa reduction. Eh, kasi parang hindi ko alam kung anong gusto niyo, ma'am, mangyari eh. Hindi kaya nga, ma'am, eh, di ba? Sasagutin na po lahat ng company. Sasagutin na nga ni Kapo. Lahat na nga po, pati yung naibayan niyo kung meron man siya naigastos sa sarili niyang bulsa. Yung salary deduction, humingi na nga po siya ng sorry. Sige. Sa akin, sa sweldo na po ng tama si boyfriend. Ano pa hong gusto niyo? Meron pa ho ba? Ma'am, meron pa ba? Wala na. Wala na. Oh. Ma'am, patas ako rito. Kasi ang nangyayari, ma'am, parang pinapalabas niyo napakasamang tao itong si Mr. Naga. Okay, base po sa kanyang pananalita, okay naman po siya kasi nga sinagot po yung tawag natin at very cooperative po siya. Huwag naman po natin diktikan yung taong cooperative sa atin. Ano po? Ako po yung masisense ko agad yung isang tao na cooperative o hindi. And base po sa kanyang pananalita, ito ay willing na makipagtulungan sa inyo. Hindi po mapang-api ito. Kasi una, sasagutin niya. Tama ba ako, Sir Romeo? Yung lahat ng gastusin. At kung meron man po nagastos ito sila out of their own pocket, at magpakita sila ng resibo, i-reimburse nyo yun. Tama, sir? Apo. Okay. Tutulungan pa po namin yan kahit na yung continuous medication yan. Hanggang sa therapy, lahat-lahat, hanggang sa matapos so talaga yung kanyang pagpapagamot. Tama, sir? Okay. At wala siya, sabi, i-assure ko, wala siyang babayaran yung salary deduction. Miscommunication lang sa staff. Okay. Ayun. Ma'am, ba't kayo nakasimangot pa rin? Hindi ako. Okay. Miscommunication na nga po, nagsasorry. Ma'am, ma'am, wag ganun. Ayoko po ng ganun. Promise, ma'am. Parang I'm not doing enough. Para bang wala kami na ginagawa rito. Nagsorry na nga po ito si Mr. Naga. Nakasimangot pa rin ho kayo. Ano pa ang gusto nyong gagawin namin? Ba't ho kayo napupunta pa rito kung ganun? As if we're not doing enough. Nagsorry na. O gusto mo, Mr. Naga, ano pangalan nyo po, ma'am? Magsorry ka kay Geraldine. Si Ma'am Geraldine kanina pa nakasimangot. Magsorry ho kayo kay Geraldine. Okay. Si Geraldine, nakausap ko na siya. Ang sabi ko, Geraldine, sa iyo, sagot namin, wala kang babayar. Ang nagsasabi na yung chairman, kung meron pinapirmahan yung staff, pinagalitan ko na. Kaya sorry, kung miss ko yung communication, wala kayong babayar. Kahit na nga hindi naka-enroll, ay hinabol pa namin at sinagot namin. Okay. Sige, abutin mo yung mikropono kay Ma'am Geraldine. Okay. So, nag-sorry na po. Sige na po. Okay na po, sir. Miscommunication na po. Apo. Alright. Sasagutin kahit na hindi raw nag-enroll. Sige na po. Okay hanggang po. Sa therapy. Meaning, kung meron pang kailangan pa dyan after na gumaling na sugat, kailangan pa dyan ng mga therapy, sasagutin pa rin yan. Sige na po. Tapos, kung meron siya na gastos sa galing sa bulsa niya, babayaran nyo, i-reimburse yun. Apo. Tapos, yung salary deduction, hindi na mangyari yun. Miscommunication. Meron pa ho? Wala lang po. Okay, yan ang gusto ko. Okay? So, nag-sorry pa si Sir Romeo. Tinatanggap mo yung apology niya? Okay. Sir Romeo, tinatanggap po ni Ma'am Geraldine yung apology niyo. Pero sir ha, sir, hindi pa tayo tapos. Sir, dapat itong mga sinasabi niyo rito, paninindigan niyo po, huwag niyo pong babaluktutin. Meaning, tutuparin niyo po. Dahil kapag sa oras na puro lang kayo para salita, dahil tayo po yung on-air, pagtalikod po nitong pagwala na ho tayo sa on-air, hindi nyo na po tutuparin, babanatan ko kayo, sir. Sir, i-assure ko sa inyo dahil ako rin ang, marami na po ako natulungan. Ako rin ang chairman ng URC employee. Ganun po ba? Sige po, asahan po namin. Anyway, okay, so thank far you po, para thank sa you. Akin, sir, okay kang kausap. Sir Romeo, sobrang thank you po sa pagtanggap ng tawag namin, okay, Sir Romeo. Okay, sir. Maraming salamat din, sir, at nabigyan na kami ng pagkakataon na masabi yung side namin. Sir Romeo, isa na lamang po. Para naman po maging kampante talaga ito. Ito ay para kay Miss, kay girlfriend. Gusto ko talaga mapaseto si girlfriend kasi kanina pa siya hindi siya mapakali. Sasamahan po namin diyan sa inyo at magkaharap-harap po kay house nut. Pwede okay. ba? Sir Romeo. Okay lang, okay. Okay? Okay, sir. Okay. Everybody happy? Yes, sir. Sir Romeo, maraming salamat po. Palakpakan mo si Sir Romeo. Okay, maraming salamat. Maraming salamat. Okay. Ngayon si Ma'am Geraldine makausapin ko. Kayong dalawa wag na muna. Ma'am Geraldine, kung kailan po kayo pwede, kami po mag-a-adjust sa schedule mo. Sige po, sige po. Sasamahan po namin kayo, isang reporter po namin tututok sa inyo. Iaarap po namin kayo kay Sir Romeo. Kami po maging testigo kung kailangan magkaroon ng pirmahan para ito pa rin ni Mr. Romeo sige Naga po. Yung kanyang pangako. Tutuparin niya. Dahil kapag hindi, nangako naman ako kanina, babanatan ko siya. Kapag, kapag hindi niya tinupad, masisira siya sa atin. Sige po. So para po matupad talaga at maging kampante ko kay Ma'am Geraldine, kami po mismo sasama sa inyo.
makakaharap po natin in person si Mr. Naga. Okay? Hindi po. Salamat po. Sorry po kanina, Ma'am Geraldine. Sige po, okay lang po. Yan na. Okay na. Kasi Ma'am Geraldine, hindi yung magandang dating kasi sa amin. Ginagawa na po namin lang. Apo, okay. Tapos mamaya, eh, may nakasimangot. Tapos pag nagsasalita kami, nagsasalita po yung kabila, umiiling-iling. Tapos yung bunganga, nakatambing eh. Eh, hindi yung magandang dating sa amin yun. Pasensya na, Ma'am. Sige po, okay lang po. Magandang hapon po, Madam. Thank you po. Oh, Cheska, ha? Wanted. Yung isang reporter natin, tututok sa kaso nila. Salamat po, Ma'am, ha, Geraldine. Thank you. Okay, at isisingit lang daw natin ito, Idol Mabilisan, oh, habang ready na. Itong si Tessie Beldad, isa po siyang kasambahay. Mm. Kumbaga, kahapon lang siya, naging kasambahay ng kanyang amo, eh nakagat na siya ng aso. Nako. Ni amo. Kumbaga, unang araw pa lang niya sa duty bilang kasambahay. Kamalas at gusto lang na, eh, maipagamot siya. Eh, okay. Madali yan. Madali yan. Sige po, papasukin na natin si Tessie Beldad. Nako. Pipilay-pilay nga si ma'am. Oo. Okay, sige. Si ma'am Tessie, first day on the job, nakagat ng aso. Nako. Eh ma'am Tessie, magandang hapon. Magandang hapon din po. Ano bang asong nakagat sa inyo, Askal? Yung mga imported pong aso. Imported? Eh, kompleto sa injection ho yan. Pag mga imported, alagado ho yan dapat. Ano pong sabi po ng inyong amo? Sabi ko po, ano, pa-injectionan man lamang ako kasi natatakot nga po ako sa, ano eh, rabies. Rabies po. Apo, apo. Sabi, ang sagot po niya sa akin, pinagtawanan nila ako mag-ina. Sabi niya, walang rabies ang ano, aso namin, ikaw pa nga mukhang may rabies dyan eh. Ay po, Tris. Tapos kung ano-ano pa pong sinabi sa akin, pinalis ako na hindi mo lang ako pinalmosal, nagluto pa ako doon. Sino po nagsabi ng ano, ikaw pa mukhang rabies? Opo. Sino po nagsabi noon? Yung amo ko po. Anong pangalan po ng amo na yon? Ano po siya, eh, may, hindi ko po kilala kasi kapon lang po ako doon, umalis na po agad ako. Panlalait po yon, foul yon, foul. Ito po siya, oh, yung kumpanya po niya. Ito yung 3R International Manpower, si CJ De Leon ang head ng HR. Magandang hapon po, Mr. De Leon. Sir De Leon. Yes, sir. Good afternoon, Sir Tulfo. Opo, opo, sir. Sir, good afternoon, Sir Raffy Tulfo. Opo. Sir, andito po si Ma'am Tessie, yung pong kasambahay. Sige po, sir. Nakikinig po ako, sir. Yung first day on the job, eh, siya po'y kinagat ng aso. Bagamat, nasabihan ko na po siya, pag imported, usually talaga yan, sir, eh, kompleto sa mga injection po yan, tama? Yes, sir. Tama po yun, Sir Tulfo. Para maging kampante lang po sana siya, sir, eh, meron sana mabigay sa kanya na proper assurance. Ang nangyari, sir, pinagtawanan daw siya. Sinabi sa kanya na baka ikaw pang may rabies, hindi yung aso namin. Eh, ang problema ka, nga, sir, panalait, hindi talaga namin for yung employer, sir. Kasi ano yung employer is umalis ng 7 a.m. in the morning. Opo. So, nangyari, hindi ko alam kung ano oras na. Ngayon pala nalaman ng employer na wala na pala siya sa bahay niya kasi nakatawa. Nandiyan siya ngayon, sir, di ba? Andito po, sir. Opo. Pagtawag niya namin ngayon, sir. Tsaka lang namin nalaman ng amo na wala na palang tao sa bahay niya. Eh, maski na ako siya, lalayasan ko yung amo ko kung binastos po ako at nilait-lait ako. Sir, hindi daw po siya ginanong sir na amo kasi hindi pa nga siya na-encounter ng amo kanina umaga. Ma'am, sino po naglait sa inyo? Sabi niyo, sino nagsabi na? Yung mismo po na nanay nung, yung amo ko po mismo, itong may-ari ng kumpanya pong ito. Hmm. Kaya po siya siguro umalis dahil nga po hindi niya matanggap yung panlalait po sa kanya. Kasi wala po nangyaring ganun, sir. We conduct already an investigation calling the employer. Hindi yan po siya nadat na naamoy. Kanina, ngayon eh. Hindi po yan. Natin po niya ako dyan sa McKinley, ano, Taguig. Nakakutsi pa nga po kami. Habang nasa kutsi po kami, linalait niya ako. Sabi, akala ko baga mayamang ka. Hindi, ano ka, bakit tatanga-tanga ka? Sabi, kasi nakita po niya yung Facebook ko sa, ano, T.C. Bildad Mendoza. Nakita niya yung businesswoman po ako. Tapos bakit ikaw ay walang alam? Tatanga-tanga ka, paulit-ulit niya ako sinasabi yung ganun. Okay. Naka-air tayo. On air po tayo, opo sir. Opo sir. Twitter, Tulfo. Opo. Okay, so anyway, sige, move on na po tayo. Sir, yung pong aso, kompleto po sa injections po yon? Yes sir, kompleto po sir. Alright. Ma'am Tessie. Po, sir. Kasi, sandali lang po, sir, ma'am, sir, sandali lang po. Ma'am Tessie, kasi ako po, marami din akong alagang aso ng mga imported, kung sabi niyo po nga po. Eh, yung mga aso nga, masaselan po yan. Talagang dapat po talaga kompleto sa mga injection shots, sa mga gamot. Oh. And, maasahan niyo po. Depende lang kung pabaya yung mga amo. Eh, yung mga asong ganun,
hindi ho nagkaka-rabies yan dahil alagadong alagado po yan. Pero po kasi sobrang sakit, umakyat na nga po din sa balikat ang manhid eh. Kaya natatakot po ako baka mamaya umakyat sa ulo ko yung ano, namamanhid na po nga. Siguro para ano, makasiguro, para mabigyan ho siya ng assurance, Mr. De Leon, pakita nyo siguro yung records sa kanya mula sa vet ng aso na kumpleto sa injection sa rabies. Oh, okay, sir. Kumagat sa kanya. I agree, sir. Sure. Para okay, safety din na side din namin, baka may ano pa mangyari sa kanya. We will conduct na lang medical na lang at the same time. Sige. Ipa-inject natin kung kailangan ipa-inject. Very kasi good. The reputation of the company itself is naka-risk dito, sir. Kasi sana maintindihan. Kasi kung kumpleto na po sa injection dyan, eh hindi niya po kailangan pa-inject kung talagang... For safety purposes na lang din po, sir. For security purposes. O, di mas maganda. Mas may sir, sige. Para Ma'am Tessy, papa-injection ka raw. Sa kagat lang na aso masisira, sir. Diba? Pero po, liliwanag ko po lang sa inyo lahat. Hindi po ako malis doon na o tumakas na palagwa ng inatid po niya ako palabas. Nagpaalam po ako maayos. Nakasakay pa po kami sa sasakyan niya. Inatid niya ako dyan po sa may labasan. Oh, sir, hindi pala siya naglayas. Siya po ay hinatid pangaraw. Tapos po, bumalik po ako sa agency. Pinakita ko ito. Sabi ko, Ma'am, alam mo palang ginagawa ng amo ngayon sa mga katulong. Bakit doon mo ko ipinasa? Ang sadya ko po dito, magtatrabaho na maayos, hindi yung magpapakamatay. Kasi ang kailangan ko po ay pira talaga. Kasi may estudyante po ako eh. Sige. Wala po akong asawa. So, Ma'am Tessy, okay kausap to si Mr. CJ De Leon. Okay po. Nag-volunteer po siya na kahit na kumpleto sa injections po yung asong kumagat sa inyo para makasiguro papa-injection ng parin daw ho kayo. Okay? Maganda ho 'yon, yung ganoon. Okay. Sasamahan po namin kayo sa kanyang sa kanyang tanggapan. Tama ba, Mr. De Leon? Yes po, tama po sir. Para mas safe din yung part namin, baka after nito mayroon pa another alleged complaint tayo mangyari, Sir Tulfo. Okay. So, ganito na lang, proper medicine na natin agad para ma-proper na maayudahan nga natin agad, Sir. Palakpakan mo si Mr. De Leon. Kung ganun ka ba naman kausap, Mr. De Leon, eh, ngayon pa lamang, kami po nagpapalakpak na sa'yo, okay? Sige po. Kasi kailangan yan, Sir, kasi reputation ng company namin, Sir Tulfo, naka-involved dito, siyempre, pang may nangyari dyan after. Tama, we're tama. We're not talking about this time. After yan, Sir, kasi yun ang iniisip natin. Malusutan ko man yan ngayon, Sir Pani, after. Correct, correct. Yun ang inaana natin, Sir. Matagal na itong company namin, Sir, baka dahil sa atin na masigra. Hindi naman makaya. Good. Yan. Ganun dapat lahat ng agency mag-isip. Yan. Palakpak po. Another palakpak kay Mr. De Leon. Kung ganun ba naman mag-isip lahat ng agency, di walang magreklamo laban po sa inyo. Sige, sir. Sasamahan po namin dyan si Ma'am Tessy sa inyong tanggapan at ayusin nyo na po itong kanyang problema. Maraming salamat po, Sir Tulfo. Mr. De Leon, salamat din po sa inyong time na binigay sa amin, sir. Maraming salamat po, Sir Tulfo. Yes, sir. So, Ma'am Tessy, sasamahan po namin kay Mr. De Leon. Pa-injection nanda ulit kayo. Lahat po ng mga concerns ninyo, ma-address niya. Okay, masisiguro po na kasi pag-alis niyo po na tanggapan niya bukas, kasi kampante na kayo. Opo. Okay? Sige, ma'am. Bukas, may tututok po sa inyo na isang reporter namin. Okay? At saka isa pa po, request ko sana. Yes, ma'am. Ay, wala po akong kapera-pera. Gusto ko na sana umuwi sa Lucena. Lucena. Saka Lucena po ako eh. Gusto niyo po umuwi? Nagpunta lang po ako dito para magtrabaho sana. Hindi ko na masukat. Akala ay mapapamak ako. Magkano bang pamasahe sa Lucena? Mga 300 lang po yata. 300? Mm-hmm. Oh, walang problema. San, 300, bigyan kita 300. 300 lang pa lang kayo. Ayan na. Hindi po, pero po ano. 300, kailangan po makapaturo na kayo muna po ako. Oh, 300. Oh, tama, tama. May bali akong 300. Gawin na natin 500 para may dagdag. Ayan, 500. Pang merienda ka na. Pang pero kainan. Po, kailan po ako matuturo kang kaya? Eh, tago muna yung 500. Bukas o, sasamahan kayo ng reporter namin dito sa kay Mr. De Leon para maturo ka na kayo. Okay? Ayan, kompleto na kasi pamasahe. Ito na ako ng mga anak ko doon. Nag-aalala na yun lalo. Oh. Eh, tawagin yung anak nyo. Sabihin nyo na, mga anak, huwag kayo mag-alala. Eh, uwi na ako dyan bukas matapos ako maturukan. Okay. Ng anti-rabies injection. Okay, ma'am? Okay. Sige, bukas huwag kayo mag-alala sa pamasahe. Papunta doon sa International Manpower sa 3R. Kami na ang bahala. Meron kami sasakyan. Okay, salamat po. Sasakyan ng 92.3 News FM Radio 5. Mm-mm. Ayan. Okay? Okay. May crew cab. May crew cab. Special aircon po yun. Ayan. Salamat po, Ma'am Tessy. Magandang hapon po. Thank you po. Tara! One, two.
Alright, at kami po ay magbabalik samantala. Bahagi pong ito ay niyatid sa inyo ng Prostamen, Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men, 3K Battery Dare to Compare, JNT Plasticware, ang paborito mong plastic, sumubaybay sa JNT Plasticware, Facebook para po sa mga exciting contests at mga bagong produkto. At mga ate, hapon na pero inaantok ka pa rin ba dahil bayan sa pagod, puyat at stress sa trabaho? Mag-Robust Energy Capsule, ito po ay may energy boost formula na mula po sa Turin Ginseng, sodium ascorbate, vitamins B1, B6 at B12. Wala po itong caffeine, kaya safe gamitin. Gawa po ito ng ATC Healthcare International Corporation. At hanap mo ba ay honest at magaling na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-Grab ka na. Dito, siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. At mga kapatid, ang Organic Acai Berry ay tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic Acai Berry, all-natural nutritious premium health drink from the Amazon rainforest of Brazil. Organic Acai Berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa mga leading drugstores nationwide. Philippine Standard Time, alas 3.32 ng hapon, at may magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang Fungi na sabon. Kaya kung meron kang nakakairitang tagyawat sa mukha, mag-Fungi na sabon na nag-aalis ng baho sa katawan. Sa taglay nito na antibacterial action na pumapatay ng mga mikrobyo up to 86% sa loob ng 24 hours. Kaya kung meron kayong nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa paa at amoy sa genital part, para sa mga kababaihan, araw-arawin ang paggamit ng Fungi na sabon. For increase, call or text Fungi Hotline 0917-580-9035. Ang Fungi na sabon ay mabibili sa mga kilalang butika at supermarkets sa inyong mga lugar. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Davis Paints, the number one paint exporter. Basta pintura, hanapin ang Tatak Davis. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na! Mega pa-premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na! Mega pa-premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Radyo 5 92.3 News FM. Balita, aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang oras 3:32 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Ibinasura ng Korte Suprema ang petisyon ni Senator Laila De Lima na kumu-question sa arrest warrant ng Muntinlupa Regional Trial Court kaugnay ng kinakaharap niyang kaso sa nag-uugat sa paglaganap ng ilegal na droga sa Nubilibid Prisons. Mayorya sa mga mahistrado ang kumontra sa petisyon ni De Lima sa botong 9-6. Ibig sabihin, mananatili sa kulungan ng senadora. Nakakulong si De Lima sa PNP Custodial Center dahil sa pagkakaroon umano nito ng partisipasyon sa operasyon ng ilegal na droga sa NBP. Inihain ng kampo ni De Lima ang petisyon para ipawalang bisa ang arrest warrant ng Muntinlupa RTC Branch 204 at ipatigil ang pagdinig sa kaso. Naniniwala kasi ang kampo ni De Lima na walang jurisdiksyon ng Muntinlupa RTC sa reklamo ng DOJ at ilegal lang naging mabilis na pagpapalabas nito ng arrest warrant laban kay De Lima. Philippine Standard Time, 3:33 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailan man, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, 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 news update. Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na! Mega pa-premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Davis Paints, the number one paint exporter. Basta pintura, hanapin ang Tatak Davis. Big Soto po, nagsasabing iba na ang mataas ang marka. 100% tayo sa Davis Sun & Rain Elastomeric Paint. 100% acrylic, kaya madali sa linisan. Di basta kumukupas sa arawan. Nababanat sa init, bumabalik sa lamig.
Yan ang elastomeric, sumasabay sa panahon. Marami pang kulay na mapagpipilian. Kaya para sa akin, Davis Sun & Rain ang bossing sa elastomeric paint. Basta pintura, hanapin ng Tatak Davis. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na! Mega pa-premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Saklolo! Kailangan na pinturahan ng bahay ko! Gumamit ng Davis Mega Krill 500 White dahil maputi-maputi ang Mega Krill, maputi-maputi ang Mega Krill, maputi ang Mega Krill. Makatawan, makatawan ng Mega Krill, makatawan ng Mega Krill, makatawan ng Mega Krill. Hindi maamoy ang Mega Krill, hindi maamoy ang Mega Krill, hindi maamoy ang Mega Krill. Magaling, magaling ang Mega Krill, magaling, magaling ang Mega Krill, magaling ang Mega Krill. Basta pintura, hanapin ang Tatak Davis. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na! Mega pa-premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Big Soto po, nagsasabing iba na ang mataas ang marka. 100% tayo sa Davis Sun & Rain Elastomeric Paint. 100% acrylic, kaya madali sa linisan. Di basta kumukupas sa arawan. Nababanat sa init, bumabalik sa lamig. Yan ang elastomeric, sumasabay sa panahon. Marami pang kulay na mapagpipilian. Kaya para sa akin, Davis Sun & Rain ang bossing sa elastomeric paint. Basta pintura, hanapin ng Tatak Davis. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na! Mega pa-premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Tulad namin, iba't iba tayo ng laban sa buhay. Kaya di maiwasan ang stress at pagod. Pero may sikreto ako. Rubos Energy Capsule, kasabay ng tamang diet at exercise. Rubos Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Rubos Energy Capsule. Ang Rubos Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Rubos Energy Capsule, ilabas ng lakas! Caffeine free ito! Mahalagang paalala, ang Rubos Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ikaw ba ay taxi driver, construction worker, o di kaya ay call center agent? Iba-ibang profesyon, iba-iba din ang laban sa buhay. Kaya hindi talaga may iwasan ng stress at pagod. Kaya kailangan natin ng lakas. Ang sikreto dito, Robust Energy Capsule. Dahil lang stress, talo yan. Ang pagod, knockout sa atin yan. Ang Robust Energy Capsule ay may Ener Boost formula na mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 na kailangan ng katawan para tuloy lang ang laban. Tiwala tayong lahat dito dahil gawa ito ng ATC Healthcare, ang ating trusted life ally. Robust Energy Capsule. Ilabas ang lakas! Mga tol! Naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay pa lang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Tulad namin, iba't iba tayo ng laban sa buhay. Kaya di maiwasan ang stress at pagod. Pero may sikreto ako. Rubos Energy Capsule, kasabay ng tamang diet at exercise. Rubos Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Rubos Energy Capsule. Ang Rubos Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Rubos Energy Capsule, ilabas ng lakas! Caffeine free ito! Mahalagang paalala, ang Rubos Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ikaw ba ay taxi driver, construction worker, o di kaya ay call center agent? Iba-ibang profesyon, iba-iba din ang laban sa buhay. Kaya hindi talaga may iwasan ng stress at pagod. Kaya kailangan natin ng lakas. Ang sikreto dito, Robust Energy Capsule. Dahil lang stress, talo yan. Ang pagod, knockout sa atin yan. Ang Robust Energy Capsule ay may Ener Boost formula na mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 na kailangan ng katawan para tuloy lang ang laban. Tiwala tayong lahat dito dahil gawa ito ng ATC Healthcare, ang ating trusted life ally. Robust Energy Capsule. Ilabas ang lakas! Mga kapatid, si Raffy Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Uulitin ko ha. Fungisol.
Fungisol. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, skin cure, Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol Hotline, 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Pagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan! Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng ganat kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Mga kapatid, si Raffy Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa'yo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, skin cure, Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol Hotline, 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Mga pre, si Raffy Tulfo to. Magandang balita, merang Robust Extreme. Tama ang narinig nyo. Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan. Kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme. Super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drugstores nationwide. From ATC Healthcare. No approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Hinahanap niyo ba ang bateryang matibay? Tunay na pang matagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik. Iwas multa. Iwas hold up pa sa daan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya, mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare. Mga kapatid, si Raffy Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa'yo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, skin cure, Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol Hotline, 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Mga pre, si Raffy Tulfo to. Magandang balita, merang Robust Extreme. Tama ang narinig nyo. Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan. Kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme. Super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drugstores nationwide. From ATC Healthcare. No approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Pagsik to. Bravo! Food supplement for men!
Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana't kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Mabuhay! Your honeymoon! Hindi ka sa pag-drive, ha? Honey, mababagka tayo! Saan? Kapag malabo ang mata. Walang forever. Get your eyes checked at EO Executive Optical for state-of-the-art facilities and expert eye care. Kapag malinaw ang mata, may forever. Love your eyes. If you love your eyes, come visit EO Executive Optical for expert eye care. With over 100 branches nationwide to serve you, EO has been voted by consumers as a Reader's Digest Trusted Brand 2016 Platinum Awardee. Tulad namin, iba't iba tayo ng laban sa buhay. Kaya di maiwasan ang stress at pagod. Pero may sikreto ako. Rubus Energy Capsule, kasabay ng tamang diet at exercise. Rubus Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Rubus Energy Capsule. Ang Rubus Energy Capsule ay mapibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drug stores nationwide. Rubus Energy Capsule, ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Mahalagang paalala, ang Rubus Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ikaw ba ay taxi driver, construction worker, o di kaya ay call center agent? Iba-ibang profesyon, iba-iba din ang laban sa buhay. Kaya hindi talaga maiiwasan ng stress at pagod. Kaya kailangan natin ng lakas. Ang sikreto dito, Robust Energy Capsule. Dahil lang stress, talo yan. Ang pagod, knockout sa atin yan. Ang Robust Energy Capsule ay may Ener Boost formula na mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 na kailangan ng katawan para tuloy lang ang laban. Tiwala tayong lahat dito dahil gawain ito ng ATC Healthcare, ang ating trusted life ally. Robust Energy Capsule. Ilabas ang lakas! Marami nang natulungan sa galing at bisa ng iBerry. Isa na dito si Emma Uy. Siyempre, gawain ng guro. And dati-dati, nagsasalamin ka talaga. Lalo na kung gagawa ka ng mga grades, ganyan. Ang iBerry. Protektado ka upang iwasan ang pagkakaroon ng katarata, pterygium, at astigmatism. Pero nung nag-take na talaga ako ng iBerry, sabi ko doon ko nalaman talaga na, maganda pala talaga ito. Hindi na ako yung sabi mo na kailangan pag sulat ka, susot ka ay glasses. Ngayon, hindi na. Kaya sabi ko, thank you talaga sa iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. For inquiries, dial 0920-585-8415. Take iBerry every day for poor eyesight. Mabibili sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Tulad namin, iba't iba tayo ng laban sa buhay. Kaya di maiwasan ang stress at pagod. Pero may sikreto ako. Rubus Energy Capsule, kasabay ng tamang diet at exercise. Rubus Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Rubus Energy Capsule. Ang Rubus Energy Capsule ay mapibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drug stores nationwide. Rubus Energy Capsule, ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Mahalagang paalala, ang Rubus Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ikaw ba ay taxi driver, construction worker, o di kaya ay call center agent? Iba-ibang profesyon, iba-iba din ang laban sa buhay. Kaya hindi talaga maiiwasan ng stress at pagod. Kaya kailangan natin ng lakas. Ang sikreto dito, Robust Energy Capsule. Dahil lang stress, talo yan. Ang pagod, knockout sa atin yan. Ang Robust Energy Capsule ay may Ener Boost formula na mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 na kailangan ng katawan para tuloy lang ang laban. Tiwala tayong lahat dito dahil gawain ito ng ATC Healthcare, ang ating trusted life ally. Robust Energy Capsule. Ilabas ang lakas! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na! Mega pa-premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa Radyo! Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa Radyo! Okay, kanina, tapos na yung survey natin sa text. Kasi nagpa-survey tayo sa Facebook. Nagtanong tayo, din kailangan
basahin natin yung result. I-announce natin yung result. Kanina ho kasi nag-aya tayo dun sa mga yung mga viewers natin at listeners na may access sa Facebook dahil gumagawa tayo ng survey. Ang tanong, pareho pa rin kasi naghang na yung sa text natin, sa cellphone. Di na kinain ng cellphone. May kinalaman to sa trust rating ng presidente kung meron pa ba kayong tiwala pa rin sa presidente natin. Simple question, simple answer. Yung sagot dito sa Facebook, pag yes, yung... Yung ano, heart. Heart. Mm-mm. Pag no, yung angry. Angry face. Alright? Ito na po yung result ng survey. Ayun na, makikita sa TV. Overall po, ang mga nag-participate sa Facebook ay 22,000... Hindi. 22,255. Tama? Tama. 22,255. Sa bilang na yan, 14,000 ang nagsabing oo. Yes. Yes. 738 ang nagsabing no. 6,622 ang undecided. Meaning, yung iba tumatawa, ang iba nagsabing wow. Kumbaga ayaw nilang manindigan. Ayaw nilang manindigan. Ayaw. O, dun sa oo o hindi. Diba? Undecided sila. Undecided. Kumbaga. So, kung i-convert natin sa percentage points po yan, 95.28% ang yes, 4.72% ay no. Ito po, I surveyed ng Raffy Tulfo in Action Facebook page. Yes. Sa Facebook page po ito ng Raffy Tulfo in Action. Okay? Yan na po. And alam naman natin ang likers mo, idol. Ilan? 2 million, mahigit. And well, counting. Hindi naman siguro lahat ng likers yan. Maaring likers ito na nag- participate lang. Correct, oo. Ayan na po. Noong mga oras na ito, simula kaninang 3 at hanggang ngayon, onwards. Gumawa tayo sa cellphone survey sa pamamagitan ng text. Gumawa naman po tayo dito sa Facebook. Ayan na po yung result. Alright? And thank you sa mga nag-participate. Thank you po sa thank mga nag-participate. Thank you po talaga. Ang bilis, ano? In a span of 45 minutes na lang daw eh. Tama, kasi umabot ng 22,255 yung mga nag-participate sa Facebook page ng Raffy Tulfo in Action. Ganun karami ang nag-react. Ganun pala karami yung mga nanonood at nakikinig sa atin. Salamat po sa mga viewers at listeners. 22,255. Sa bilang na yan, 14,895 sabi yes, they still trust the president. Iba ka talaga, idol. Oh. Nagsabing no, they no longer trust the president. 738. 6,622, hindi nila alam kung ano yung isasagot. Ayaw nilang manindigan. So in short, 95%, 95.28 sabi, okay, tiwala pa rin kami sa presidente. At 4.72% nagsabi, hindi na kami nagtitiwala sa presidente. Okay. Well, ayan. And so thank you once again. Thank you po. Thank you po sa mga nag-text kanina. At thank you din po sa mga nag-participate din dito sa Facebook. Alright. Thank you! At thank you din sa likers. 2.3 million na po. Magto 2.3 na. 2.2 something. Oo. Diba talagang dumadami lalo araw-araw yan. Salamat po sa patuloy na pagsuporta sa mga likers po ng Raffy Tulfo in Action Facebook page. Yung may check lang po na Raffy Tulfo in Action ang inyo pong puntahan. Yung pong may nakita kayong Raffy Tulfo impostor yun. Na walang check, hindi po akin yan. Oo. Hindi po amin yan. Okay? Okay. So, thank you talaga. Thank you. Alright. Alright. Meron pa isa? Meron tayong good news, idol. Siyempre, pag good news, ito po yung ating sulian ng bayan. Ikiklaim na yung iPhone 7S Plus. At ang nagsoli po nito si Mr. Romeo Motol ng Rafsa Trans, plate number TXN951. May-ari po nito si Miss Camille Mercado, pero ang kukuha yung tatay ni Miss Camille na si Mr. Ruben Mercado. Okay. iPhone 7S. Bago ito ah. Bagong unit ito ng wala nang sumbong kasi 5 minutes na lang Odette and Carol, hindi na kasya pero may authorization. Sige, nasaan itong iPhone 7? Pagkalaki-laking cellphone to, ano? Sige na natin. Yan, sa may-ari. Ang may-ari ay si Miss Camille, pero ma'am. Yung father ang magki-claim, apa. Si Tatay Ruben. Ayan, at may authorization tayo.
Magandang hapon po, Tatay Ruben Mercado. Magandang hapon po, sir. Mr. Tulfo. Okay. Sir, yung katabi niyo po, yan po yung bayani natin ngayon, si Mr. Romeo Motol, Rafsa Trans TXN951, yung kanyang plate number. Opa. Sir, pasalamatan niyo po siya, katabi niyo. Gusto ko pong pasalamatan si Mr. Romeo Motol dahil sa po sa pagkakasauli ng cellphone ng aking anak. Ito po yung malaking bagay sa amin at maraming gagaya po sana sa kanya. Napakabuti po at mabait na driver. Marami pong maraming salamat sa iyo, Mr. Romeo. At ganun din po sa inyong studio, sir. Sir, Mr. Tulfo po. Thank you po, sir. At ma'am, ibigay na natin ito ngayon kay Sir Romeo, yung 1,000 pesos cash reward galing po sa ATC Healthcare Corporation yan, gawa ng Robust at Robust Extreme Links. Ano at syempre yung 1,500 pesos worth ng ATC products. Yes. Meron din po yan na yes. Car mount holder mula yes. sa Cellboy. Yes. Transit portable basket mula sa J&T Plasticware. Merong Kumea bags, yes. Urex drinking bottles, Urex Kumea Sotanghon and Palabok. From Kumea Red Crab, Sotanghon. So good, so tanghon. Ayun, palakpakan mo si Sir Romeo Motol. Okay. Sir, excuse me po. Gusto pong may paabot yung aking anak sa kanya. May paabot. Sige, abot niyo po sir. Pakita sa camera. Ayun. 1,000 pesos. Palakpakan mo. So, galante itong si tatay. Tatay Ruben. Galing po ito sa anak ko, sir. Galanting anak ni Sir Ruben. Si Ma'am Camille. Galante si Ma'am Camille. Marami pong magpasalamat po tayo kay Camille. Ayun. Thank you kay Miss Camille. Thank you kay Sir Tatay Ruben. At thank you Mr. Romy Motol dahil ikay isa kang bayani. Thank you po, Idol. Pangalawang beses ko po nagsolid. Noong una po nagsolid rin po ako ng iPhone 4. Aba, ay talagang super bayani na ito. So pangalawa na pala. Aba. Thank you. Wala kaming masasabi kundi palakpak ng palakpak na lang. Palakpak na lang. Bayaning. Salamat po. Thank you, sir. Thank you, sir. Salamat po, sir. Ayun. Thank you. Ayun. Ayan. Akalain mo. Dalawa beses na pala nagsole. Kaya nga. Suki na ito. Talagang honest, very very honest. At tayo nagpapasalamat sa palaging nagsosoli dito sa atin, mga taxi driver. Hindi ko na humabilang yung exact amount cash and kasama na yung kind na nasoli sa atin. Oo. Ever since na sinimula natin tong sa uli ng bayan dito. Dami na, no? Klase-klase na po ng soli dito. In fact, shabu, may nag-surrender na dito. Tatlong beses na. Yun yung hindi natin makakalimutan yung shabu na yun. Shabu, tatlong beses. Yung pinaka-latest, pinagpunta natin si General Albayalde. Granada, meron na. Granada. Granada. Sorry dito. Bomba. Matapa nga lang yung OJT namin. Buti na lang diba? Yung OJT ang... Kuchilyo, baril, pera. Lahat na ata na solid dito. Mm-hmm. Tao. Diba? Meron mga tao, hindi yung mga missing. Ay, oo. Mga, dito dinadala. Lahat ng gamit isinuli na rito. Talaga ang tunay na sulay ng bayan. At salamat po sa inyo. Kayo po ang gumawa niyan. Nagbigay po sa amin ng tatak na yan. Mga taxi driver lalo na sila pong nag-umpisa niyan. Mga taxi driver, sobra-sobra po talaga ang paghanga namin at pagsaludo po sa inyo. Sa inyo pong patuloy na pagtitiwala sa amin. At kami naman po susuklian namin yan. Yung patuloy po ng pagsusuporta namin sa inyo. Kami po palaging nasa likod ninyo. At palaging gumagabay sa inyo. Mabuhay ang mga taxi driver. Palakpakan natin ang taxi driver. Oo, mabuhay kayo ah. God bless po. Mm-hmm. At syempre, wag kayong aalis dyan. Kasi kapag yung aalis dyan, bad. Oo, kasi nga, syempre, ang susunod. Walang iba kundi ang nanay nating lahat, ang mahal nating lahat. Ang nanay ng bayan. Oo. Yan, walang iba kundi si Nanay Christy Permin. Mm-hmm. Susunod na po yan. Walang tatalo pagdating sa wala. Latest showbiz. Showbiz. Authority equals Nanay Christy. Oo. Mirai mano, showbiz authority equals Nanay Christy. Oo nga. Abangan niyo po siya, siya na po ang susunod. Po. At maraming salamat nga pala idol kay Doktora Kellyn Condesi, the best ka. Magaling na kaagad yung mata ko. Doktora Thank Condesi. You ah. The best skin doctor. Eh ako ulit pala. Salamat kay Gaok. Na oo. Gaok Dental Clinic. Oo nga, the best din 'yan. Doctor Gan. Salamat. Inaalagaan yung mga ngipin ko niya. Mm-hmm. Dr. Gan ng Gaok Dental Clinic. The best. Gaok Dental Clinic. Okay. Thank you! Okay. Salamat po at hanggang bukas. Sigurado na uubong ang iyong tapang, panigurado na mawawala ang iyong yabang. Dahil walang ligtas ang mga tiwali kung patuloy yung